Anyway, good morning. Pwede malaman natin mga first-timers nasa kamay, first-timers sa atin ng NDO, mga ilang kumakikita. Para malaman natin kung sino natin nilipin mamaya. Yan. Palagpakan yung mga first-timers. Yan. Lagi yung welcome ang mga first-timers kasi alam po namin pag first-timers, ito yung mga tipong kaya kung gumalik dito, malaman lahat ba nakatay ng marketing plan? Yung bilog-bilog? Bakit ba yung marketing plan? Kung nakita yung marketing plan, hindi ka makatulog. Yun yung mga sign, ha? Yun yung mga sign na kapag talagang natin doon yung negosyo, yung pag-uwi mo sa bahay mo, tapos nakapikit ka na, wala ka na higita. Kundi bilog. Ganun ba kayo? Yes. Tapos kapag naglalakad ka, kapag doon nakakasunod ko ng kilala mo, kaibigan mo, grabe, oh. 500 siya. Yung 500 yun, di ba? Pag mayroon ng konti ng mabuti, kailangan ng produkto nun, di ba? Hindi ka nakakagigil, no? Nakakagigil. So, ang topic ngayon, NDO, New Distributors Orientation, crucial na crucial kasi yung first 3 to 6 months mo sa yung global. Kasi marami kami experience dito na umatin na seminar, kapag umatin, baliw na baliw, hindi makatulog, kwento ng kwento, share na share kahit kanino. Umpisa, excited pa, di ba? Mga 3 days, excited pa yan. Nagliliyag pa yung mga mukha niya, nagmuusap yung ilong, di ba? Grabe, payaman. Lahat ang makita ko na kwentuhan, grabe, payaman. Sa mga 1 week na, wala pa sumasama, mga grabe, rahe lang yan. Nangyayari ba yan? Yes. Sabi nung mati na seminar, eh, okay lang daw, tuloy-tuloy lang. 2 weeks na, wala pa rin sumasama, okay pa rin yan. 1 month na, wala pa rin. Nangyayari ba yan? Kaya importante ang NDO, okay? Kung ano man ang nangyayari sa inyo ngayon, nagduda kayo, natatakot kayo, o kaya naman eh, nakatanong ka kung talagang ang NDO balik para sa iyo, isa ang NDO sa kasagutan sa mga tanong ninyo. Kaya importante, umatin ng mga seminars para yung belief system ninyo tumataas. Lahat ng iyo sa NDO balik na panahon din ninyo, umatin. Next time, hindi makatulog. After the seminar, paglabas sa seminar, grabe, nanginginig-nginig pa. Grabe, grand speaker, ganda ng company, payaman, di ba? Ay, payaman. Yung bang tanong kasalita, feel na feel? Ha? Yung payaman. Ganun ba kayo? O, pahirit ka, 3 beses. Payaman. Sweet feelings, isa pa. Payaman. Yan. Dapat ganun. Tapos, paglabas ng mga spot, payaman. At habang nintay mo elevator, grabe, ang tagal. Di ba rin, payaman naman. Tapos paglabas mo, uwi ka na sa bahay ninyo, nasa rensa ka na. Nag-aabang ka ng bus, grabe, payaman, di ba? Para, payaman. Dapat gano'n. Tapos nakaupo ka na, grabe, payaman. Bulungan mo yung kapatid mo, payaman. At isa lang makapansin mo, habang sasayang payaman, dahan-dahan siyang lumalayo sa'yo. Sabi ko, may tama ito. Pero wala kang pakialam. Siyempre, di ba excited ka, di ba? Wala, kayo maniwala, okay lang yan. Basta ako, payaman. Sa bahay mo, excited ka, payaman. Pagbukas mo ng pinto ko, nakita mo yung lamesa. Grabe, walang ulam. Payaman ba talaga? Okay? Kahit lumalabas ang big boy, payaman. Pag nakita mo yung reality, kung magkano laman ang wallet mo, pag nakita yung mga bills mo, di ba? Yung mga lista ng utang, Miralco, tubig, nakadikit sa ref, di ba? Tapos mahapansin mo, eh, pretend, pagkapago ka na sa mga kaibigan mo, sa pinakakutangan mo, papasulit yung sa isip mo, talaga ba na yan? Malaki sa ginagawa ko. 24,000 na potential income sa global, malaking pera to. Yes. Pag malaking pera ng bagay, maganda yan. Kaya ka nababit sa global eh, kasi 24,000 ang potential income. Pag pera pag-uusapan, lahat tayo na-excite. Ako mismo, kaya ako na-excite sa ito klase negosyo, nung ako yung in-invite, ang sabi sa akin, kung gusto ko kumita ng pera. Natural, wala naman tao kayo gusto kumita ng pera. Yes or yes? Sabi sa akin, sir, gusto mo kumita ng pera? Na extra income? Of course, gusto ko kumita. Pero second question eh, kung gusto ko nga kumita, pero matanong ko lang, ikaw ba nag-iimbita sa akin, magkala ba ang ginikita mo? Tulang-tulang sumagot. Alam mo sa akin, ako gusto, grabe. Sa ngayon, kinikita? Wala kang kinikita. Mapasin mo. Kaya po kayo, nag-iimbita kayo, nagtataka ka, maganda ang nakita mo sa yung global, may nag-iimbita ka, walang maniwala sa inyo. Tama? Kasi hinahanap ka ng resulta.
Ang tao to sees to believe. Kung meron kitaan, magkano kinikita mo? Kapag wala ka pang resulta, hindi ka maniwala. Normal yun. Kaya nga ayaw maniwala eh. Second reason, ang tao naging bal sa akin, hindi ka pala paniwala. Bakit? Sa pangapanahon na yun, yung naging bal sa akin, staff ko sa hotel. Ang background ko lagi akong boss sa isang five-star hotel sa Manila. Ross Boulevard, yung Hyatt Hotel. Pamilya ko yung Hyatt Hotel? Yes. 12 years po ako nagtrabaho doon, maganda ang position ko. Ang naging bal sa akin, desk clerk ko, kaya lang maniwala. Ako yung boss niya. Nagkataon lang, napansin ko, kahit anong tago ko, kahit anong iwas ko, hindi ako tinatantanan. Ganun ba ginawa sa inyo? Na kahit anong ayaw mo, kahit anong tanggi mo, nandun pa rin. Sumusunod pa rin. Sabi ko, tingin naman ako, ayaw ko yan. Guys, dalawang linggo ko inimbitahan. Dalawang linggo ko inakaraw-araw. Sino rito, yung isang imbitasyon pa lang, sumama ka agad, tasa kamay. Isang imbitasyon pa lang, sumama kayo. Grabe. Ang tawag dyan, mga kalagkaran. Isama kasi, isama ako sa'yo. Di ba, isang imbitasyon naman, di ba? Hindi pa haalam kung sa'yo po, sumasama ka agad, di ba? Pero sa'yo, on the positive side, kaya ka sumasama, kasi malamang ka pa rin, paniwala yung tao na ginba sa'yo. Meron ngayon, di ba? Kasi hindi mo pa alam. Sama ka, sige, kung naman yan. Kapani-paniwala ka naman eh. Alam ko, hindi mo hudgalin sa isang bagay, hindi maganda. Kaya iniwala kayo. Kaya kung kayo mga tipong tao, ang tagal mo ginbita, yung inibita mo ang tagal sumama, katakataka na yun. Tama ba yun? So, ang point ko, kaya hindi ko sumasama, walang resulta, pangalawa, ako yung boss niya. Pero tataka ako kahit anong ayaw ko, bakit yung nanggigigil pa rin siya, gustong-gusto niya akong makasama sa negosyong ganito. Then finally, dumating yung oras, normal mo yun, na kapag yung isang bagay ayaw mo, tataguan mo. Dumating sa oras, ako po yung natakot na sa kanya. Just imagine, boss ka, umatakot na sa staff mo. Kapag dumarap, tumatakbo na, oh, tumatakbo na, boss ka, tumatakbo ka? Tama, parang hindi yata tama nun eh. Ayaw mo kasi, di ba? Minsan pa nga, nangyari, pag nandiyan siya, tatakbo ko sa opisina ko, bahala ka sa formas magtrabaho, doon ako sa opisina ko. Nakupo ko, kukompleto, bahala ka siya. At habang nagkukompleto ako, hindi na nag-reload phone. Okay, Santa, good morning! Hi, Tito, how can I help you? Sir, mamaya, ha? Nakulit o napakakulit? Natural, kaya ka nga sumama, nakulitan ka rin. Parang tao makulit, kailangan harapin. Hinarap ko siya, galit na ako, pulang-pulang tayo ako sa galit. So, kung pwede pa, tigilan mo na ako, ayaw ko niyang galit na galit ako. Pero napansin ko, mas nagalit siya. Sinigilan ako, sir. Ay, grabe ka naman, sir. Ang gulungan mo kayo yung usap, gumagano. Gumagano lang ako. Ako, natakot na ako. Bakit? Sabi ko, sir, matagpato na lang kita. Alam mo na lang pag-uusapan natin? Sabi ko, hindi pa lang. Ba't kulit mo? Hindi pa nga alam, umaayaw ka na. Marami sa atin, iniimbitahan kayo dito nung una, umaayaw ka. Hanggang ngayon, malamang umaayaw ka pa rin. Pero bakit ka alam? Hindi nyo pa alam, nakikita ang kabuuan ng negosyong to. Ang favor sa atin ang alam mo sa bagay na hindi pa nakikita lahat. Ang sabi sa akin, tinan mo lang pag hindi mo na gusto ang nagulog mong gawin. Ito maganda. Nagpunta ka lang dito, either second timer ka, first timer ka. Ang good news dito, upo ka lang dyan, papakinggan mo lang kami. Tama? At ikaw mag-decide kung ikaw o kung gugulit na mo ang global. Maganda bang deal yun? Basta hindi nakalimutan, sabi niya, sir, para ito yung matindihan mo, you have to open your mind. Lahat kayo, just have an open mind. So narinig ko yun, o sige, sumama ko. And this is the reality. Nung first time ito umatend dito, malamang na-culture siya kayo. Kasi may palakpakan. May sigawan, power! Grabe! Tama, di ba? Parang kulto. Tama ba? Yun ang naramdaman ko nung una, kaya nabaduhin ako. Pero, kahit narabaduhin ako, sa nangyayari at pinag-uusapan, isa lang ang na-realize ko. Maraming na tao nagkukwento na nagbago ang buhay nila. High school graduate, factory worker, GT driver, estudyante, negosyante, empleyado, iba-ibang background, isa ang pinag-uusapan. Nabago daw ang buhay nila kasi kumita sila ng pera. Tama? Maganda ba yun? O, kanyang lahat, kung bakit ba itong oras ng gabi ay nandito ka kasi narinig mo, totoo ba kita ng pera? At ang tao, lahat ay gusto gumita ng pera. Maliwanag mo ba yan? Meron ba na po dito para mag-enjoy lang?
Kasi lahat dito kayo pupunta, matuto, para kumita ng pera. Unahan kita, ang pera po ay napakasarap pag-usapan. Plastic ang tao sabihin niya, naayon niya ng pera. Lahat ang tao gusto ng pera. Hindi maiwasan, magkukwento kami, ako mismo, ng pera, ng mga material na bagay, hindi para ipagmayabang sa inyo lahat. Magkukwento ka ng pera, material na bagay, para ma-inspire kayo na nangyari sa amin at nangyari sa mga naging millionaire sa global, posibleng mangyari sa inyo. Maganda mo yung ganun. Tama? At gusto ko yung ma-realize ninyo na ang pera ay napa-importante sa buhay ng tao. Masama ang pera kung sa masama gagamitin. Pero pag-gising pala sa umaga, kailangan ng pera. Sa bahay ninyo, normally, ano pinag-usapan? Na mag-asawa o na mga magulang ninyo? Ang pinag-usapan, pera, bayarin, gastusin. At mga pasunod mo sa bahay, ang pera ay may boses. Do you agree? Pag may problema, pag may sitwasyon, ang hinahanap, hindi si kuya, hindi ang matalino, hindi ang panganay. Ang hinahanap, yung may pera. Isang senaryo. Halimbawa sa bahay, yung bata may sakit. Naku, grabe. Si Junior may sakit. Kailangan ba doon sa ospital to? Meron mo nakasabing, tawagin mo si kuya. Matalino siya. O yung magandang niya, wala. Ang tatawagin kung sino ang may pera. May boses ang pera. Sa mga kalakihan, obserbahin niyo, pag may inuman, pag may mga salo-salo kayo, pag may inuman, kung sino ang walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Tagabili ng pulutan. Normal ba yan? Yes. Paano ang gwapo? Paano ang matalino sa may pera? Pag wala kang pera, naglakad ka, walang papansin sa'yo. Paano ang gwapo? Sa panahon yun, bira na yung gwapo, may pera pa. Bira na yun. Ha? Tama na yun, di ba? Tama. O ngayon, December na, reunion na naman. Tama? Pag may reunion, masarap pagkatawag ng reunion. Pag may pera ka. Imagine mo, pag may pera ka. Pag na anak, tila kayo. Tawag din, tila kayo. Auntie, tila kayo. O kapit ba, tila rin kayo. Dami kang pera, 1,000 sa'yo, 1,000 sa'yo, 1,000. Masarap ba yun? O, maraming pang tila dito, wala kang tao. Yan. Masarap pamigay. E nainggit ka, wala kang pera, pero matalino ka. Nainggit ka ngayon, bagrabe. Kakainggit naman yun. Kung matalino ka, magpatawag ka rin ng tao. Mga anak, bila din. Kapag bahay, pinagin kayo. Pero ito, talino ko. Pero talino ko. Walang ganun eh. Walang ganun. Tama ka yun? Bago ko pa ang topic ko. Tama? Pumunta ka ng mall, sale niya naman. Wala ka tapos ang sale. Alam mo ba yung sale? Walang kwenta ang sale pag wala kang pera. Kahit nakalagay 90% discount, walang kwenta yan. Tama ba yan? Ang confidence level ng tao, minsan depende kung magkano naman ang wallet mo. Pag ang tao walang pera, tayo pa lang alam mo walang pera. Pag nasa mo, dahan-dahan yan. Baka makabasal ako dito. Nangyayari. Pati ang panglasa mo, depende kung magkano naman ang wallet mo. Pag wala kang pera, wala mapili. Itong pansit, medyo maasim-asim na. Okay na yan, di ba? Di ba? Nakakain mo ba sa restaurant? Alam niyo yung restaurant? Ngayon ang menu? Saan tumitingin? Kaliwa o kanan? Saan mo tumitingin? Kaliwa o kanan? Ano ba na sa kanan? Grabe! Something to steak! Excited ka pa? Pagtingin mo sa kanan? Grabe, baka hindi ako tumawa nito. Nangyari. Ibig sabihin, masarap pag-usapan ng pera. Kaya nung dumating ka sa yung global, nakita mo mayroong pera dito, yayaman ka, nanggigil ka. Tama ba yun? Pero alam ba yung ginagawa nito, walang niniwala sa inyo. Walang sinusuporta sa inyo. Nangyari ba? Doon mag-uumpisa po. Ang tawag doon ay duda. Isa sa mga dahilan, kaya bakit may mga tao hindi tumutuloy, kahit umatay sa seminar, alam nila yayaman sila, hindi tumutuloy ng tao, because of doubt. Kasabi nila, baka hindi ko kaya gawin yan, baka hindi ako kasing swerte tulad ng naging success mo sa global. Malamang nagdududo ka hindi sa company, hindi sa produkto, hindi sa marketing plan. Malamang nagdududo na kayo sa mga sarili ninyo. Sa mga tao nagdududa, sa kayong mga sarili, listen to this, congratulations, normal kayong tao. Dapat kayo magdududa, unang-una, 24,000 pesos ang nakita mong potential income per day. Malaking pera ang 24,000, yes or yes.
Kaya ka magdududa kasi alam mo, 24,000, kinikita yan sa dalawang linggo at dalawang buwan kung empleyado kayo. Kung sweldo mo 12,000 isang buwan, 24,000 income mo sa dalawang buwan. At mangupo ka dito, sasabihin, speaker, 24,000 pesos per day. Malaking pera yun. Malaking pera kung ano pag single head. E kung may 3 heads ka pa, 3 accounts. Kapag nag 7 accounts ka pa, 7 na 24,000 pesos per day. Saan ka perbang duda? Kasi kaya mani mo, di ba? Ito ang good news. Kaya nga may NGO para patunayan ko sa inyong lahat, kung may duda kayo, lahat ng umamang sa inyong global, even yung mga top earners, nagduda rin. Ang difference ng mga tao umamang sa negosyong to, yung duda hindi pinapatagal. Ang gagawin mo lang ay susubok. Lahat ng tao yung sa inyong global, nagduda, ang difference lang ay sumubok. Paano mo malayaman kung mayaman ka hindi sa inyong global kung hindi mo susubukan? Paano malalaman kung meron tayo may niwala sa'yo kapag inimbitahan mo, kapag hindi mo sinubukan imbitahan? Yes or yes? Ang pagkain, paano malalaman ang lasa kung hindi mo titikman? Paano malalaman kung magkakaanak ka o hindi kung hindi mo titikman? Lahat ay subok-subok lang. Panoorin. Now, itong good news. The moment pumunta ka ngayon dito, pumunta dyan, maginig ka, nag-take the notes ka, sumusubo ka na, naka-first base ka na. Tama ba? Pero siyempre, lagi mayroong reality. Kahit sumusubo ka na, may mga bagay pa rin titigil sa inyo. Ano yun? Ang tawag doon ay takot. Ang takot ay normal. Lalo na kapag first time mong gagawin ang isang bagay. Do you agree? Let me remind you, nung first time mong umakyat sa kwartong to, hindi mo alam ang mangyayari, malamang kinakabahan ka rin. Yes or yes? Kasi nakita mo, may produkto. Bigla ka natakot. Makakabantahan, bigla ka natakot. Bakit? Wala kang pera. Makakatang wala kang pera. Nakakatakot yun. Lahat ng bagay sa buhay ng tao kapag first time ginawa, nakakatakot. First time tumawin. First time mag-enroll sa school. First job interview, nakakatakot. First time nangligaw, nakakatakot. Yes. Mga lalaki, look at me. Nung first time nangligaw, malamang natakot kayo. Ang tanong, ano ang nakatakutan mo? Bakit ayaw manligaw? Baka ma? Baka mabasted. Ano ba ang pakiramdam ng mabasted? Paki-explain. Hindi ko alam. Paano? Ha? Ang tawag dyan, yabang. Bilangan mo, 100 pa makayabangan niya, di ba? Paano nga na naman kung ito yung sasagutan mo ba ang niligawan mo kung di mo susubukan ligawan? Tama ba yun? Kaya minsan, may pag-aaral eh. Kung sino pa minsan yung babaeng maganda, sexy, mistisa, minsan yung tayo walang boyfriend. Alam mo bakit? Kasi, isipin ng tao, mga lalaki, grabe, ang gandang babae ito, ang sexy. Alam mo, sa ganda niyan, maniwala ka, may boyfriend na yan. Impossible walang boyfriend. Ang ganda eh. Tama? Yung nga lang, lahat ng lalaki, yung unang naisip, grabe, ang ganda, may boyfriend na yan. Kaya walang sumusubot, maligaw. Tama ba? At alam mo ba kung sino yung mga babaeng laging nililigawan? Ha? Kaya wag kang mayabang. Kung babae ka, grabe, mo ako, ang dami nililigaw sa akin. Wag kang mag-celebrate kapag marami na ang nililigaw sa'yo. Dalawa lang yan. Malamang isipin ng lalaki, grabe, yung tsura ito, wala nang liligaw, maligawan, kumawa naman. Tama? Tama, tama? Hindi naman lahat. Tama? Ang program dito, huwag kayong matakot. Normal ang takot kasi first time yun gagawin. Walang mali siya. First kiss. Do you still remember your first kiss? Ba't si Lola sumasagot yan? Tumidila pa yan. O para wala na open, ako magkukwento ng first kiss. Ako lang ba? Ilan taon na ba ako? First kiss ko, mga 25 na yata ako nun eh. 24! Nung first kiss ko, naalala ko pa yun. Nung first kiss ko, excited ako eh. Pero yung nervous ako, hal ko ito yung parandam kapag umahalit. Yan. Tanda-tanda ako pa yun, mga panahon na yun. Pati pwesto ko, alam ko eh. May lamesa dito, yung hahalikan ko ng dyan. Oh, this is it! This is so exciting! Tama?
Nung medyo malapit-lapit na nga rin, kinakabahan ako. Tup-tup-tup-tup na nga gano'n. Abang papalapit, grabe. Ang pangalan ng Arnold. Hindi pala. Hindi ako dating. Kapatid ni Arnold, si Arthur. Siyempre ba? Eh, di ba? Ito na. Ito na. Nervous na ako. Fear, di na nervous na ako na malapit niyo. Ramdam ko eh, kasi namin ko nang hinangan niya. Di ba? May bawang. Di ba? Ngayon pala, kapag mahal mo, katanong ako, okay lang. Di ba? May bawang siya. Ano pong malapit? May malapit na, bigla akong huminto. Matakot kasi ko eh. Hindi ko lang gagawin ko. Ha? Kakaliwa pa ako, kakanan ba ako, nga ba? Yung bandera, bakit ko, hindi ko alam. Makakadila ka parang after, di ba? Pero grabe, ano lang dikit. Nung dinikit yung lips niya sa lips ko, kanilagbalutan ako. Grabe, power. Nagtayo ang lahat, malamigo. Tumigas yung kamay ko, gano'n. Tanay lang ang tumigas niya. Wala pa yung mga jawalang project. Ang presentation ko, may halong kwento para wag lang antukin. Pero tingnan ninyo yung mensahe ko. Maniwala ko ba? Importante, kukunin nyo mo yung message ko. Now, ano ang number one na nakatapat sa negosyo to? Alam nyo ba ano? Kahit alam mo mayaman ka, may mga tao, ang number one kinakatakutan lang, yung fear of rejection. Halos walang taong gusto ma-reject. Tama? Kasi kapag na-reject ka, parang, sa'yo nang, parang kainaano ba yun? Pangit ka ba kaya nare-reject kayo? Sino nito ang nag-enjoy kapag nare-reject siya? Grabe, nare-reject ako, power! Diba? Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming umaalis o hindi tumutuloy sa negosyo nito. Hindi na kayang tanggapin ang ma-reject. Kasi nang nakita mo yung marketing plan, yung binog-binog, nagbuhay ang mga pangarap mo, grabe, nalaman kami, magkakakotse, mag-aamerika, dami ng pera, makakatulog sa magulang, sa pamilya. Gigil-nagigil kayo. Tama, nagigil-nagigil ka. Siyempre, ang sabi ng speaker, kailangan mag-imbita, di ba? At expect mo pa kung sino mga tao inaasahan mo na sasama, sasali, susuporta, sila pa ang kontrabida. Totoo? Asawa, magulang, kapatid, kamag-anak, best friend, kumari, kumpare, lahat yan. Nire-reject kayo, kaya kayo nasaktan. Yung excitement level mo, tuwan-tuwa ka, kapag walang maniwala sa iyo, pagkatawanan ka, nire-reject ka, bababa excitement level mo, ang belief mo, bababa, kasabihin mo, hindi pala ako pang-own global. Tama? Hindi mo kasi alam, na rejection ay normal. Wala pa kayo lahat sa own global, na-reject ka na. Tama ba yun? Hindi lahat ang gusto mo sa buhay mo, nakuha mo. Rejection yun. Tama? Kayo ba lahat ang naka-experience ng sumakay ng jeep? Yung hindi nagsagot, alam mo yung jeep? Kapag ikaw nasa sakay ng jeep, papara ka. Para, may mga pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas sa'yo? Yes, hindi ba't rejection yun? Pero ang tanong, ba't lumalagpas yung jeep? Anong dahilan? Puno na, bawal ang sabit o kaya naman gagarayan na yung jeep. Tama? Nung yung jeep ay lumagpas sa'yo, hindi ka lang umiyak eh. Para, pinagpas. Alakarin mo, alakarin ko na lang, pa-uwi! Di ba hindi naman ganun? Nagawa mo, para, lagpas. Para, lagpas. Hanggat may magpara sa'yo, baka sakay ka, at napuntahan mo, gusto mong puntahan. Yes or yes? Wala pinagkaiba sa'yo ang global. Gusto mo yung global, ayaw lagpas. Ang global, ayaw nagpas! Ang global, ayaw nagpas! Hindi yung mga malayan. Meron at merong hihinto sa iyo, papara. Kasama sa iyo hanggat makuha ninyo ang pangarap nyo sa ang global. Tama ba yun? Kira magpala yun. Pati magbabalot. Ang magbabalot, sumisigaw, balot! Maraming tao ang nakakarinig sa magbabalot. Pero hindi lahat ay nabili. Rejection ba yun? Pero walang pakalam, ang magbabalot, kung may bibili sa kanya, wala. Ang trabaho niya, isigaw, ang kanyang palindang balot. Tama? Eh kung magbabalot ako, sabihin ko, grabe, ang daming tao. Kapag sumigaw ng balot, baka ang gulpihin. Ang gagawin na balot, gano'n ka lang. Balot. 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 Wala, makakarinig. Lalo ng tao eh. Ibig na sumigaw, hawak-hawak ang balot yung ano mo, bag mo, yung basket mo. Ibibili, wala. Wala. Wala siyang pakialam. Kung bibili sa kanya, o wala. Trabaho niya, isigaw ang balot.
Bago sumikat ang araw, ubos ang paninda. Walang pinagabas ang global. Sigaw ka lang. Ewanan! Sino ka ba siya niyan? Complete! Tama! Maraming mga tao ang makakailig sa'yo. Maraming tao mag-reject. Huwag yung tasinin. Hindi niyo mawala yan. Meron at meron bibili sa'yo. Ewanan! Ang rejection ay normal. Ang tao emosyonal kapag na-reject na nasaktan. Ibig sabihin, ang nagpapahirap pala sa tao, kayo din. Kapag na-reject ka, nasaktan ka kasi na-entertain mo eh. Ina-absorb mo lahat eh. Gusto mo yung global? O, sino pero sa sarili mo? Eh, ayaw mo nga, pinipilit mo pa. Tama, pag-ayaw, nagpasan mo. Ano pangalan, sir? Julius. Julius, itong lahat ng tao ito, hindi tayo mo. Tapos lahat na reject ka, anong pakaramdam mo? Halimbawa, lahat sa Julius, hindi tayo mo. Lahat na reject sa'yo, anong pakaramdam mo? Masakit? Hindi masakit yun. Nakapasakit mo. Tama? So, basakit mo, Julius, lahat sa nabitahin mo, lahat sa mama, ano pa karamdam? Masarap? Masarap? Hindi masarap yun. Napakasarap yun. Anong point? Ang nagpapalat ikaw din, alam mo naman masakit, kapag nire-reject ka, inuubuso pa ang oras mo sa kanila. Tama? Kapag inibitahin mo ay si mama, hindi sila yung right person para sa iyo. Maatuto ka mag-mix. SW3 next principle. Some will join you, some won't join you. So what? Next! Ayaw mo sumama? Next! Mahala ko! Matagal doon, ha! Huwag mo sisigawan. Huwag mo sisigawan. Isip mo lang yun. Next ka. Next ka. Ano? O kapag inibitahan mo, sumama sa hindi ang sarap, mag-invest kayo ng mahabang oras sa taong interesado sa ginagawa natin. Tama, tama. O, huwag yung pahirapan na sarili nyo. Ito ang matindi. Yung top earner, si Carlo, 2 million per month. Malaking pera ba 2 million? Yes. Maraming kumikita ng 1.8, 1.5 million, 1 million a month, half million per month. Ang daming distributors na kumikita nun. Ang tanong sa mga top earners ngayon na kumikita ng million per month, hanggang ngayon ba sila ba ay nag-iimbita pa rin? Yes. Lahat ba rin iimbitahan nila, sumasama sa kanila? No. Ibig sabihin sila nga mismo, may resulta na, na-reject pa rin. How much more kayo na nag-umpisa pa lang na wala pang resulta at wala pang alam. Ang point, walang mali sa inyo, walang mali sa mga top earners. Nagkataon lang, hindi pa right person ang inibitahan mo. Huwag ka mainit. There are 4 aces in a card deck. There are 52 cards in one deck. Ano ba yan? And there's also 52 weeks in one year. Tama? Sa card deck, may apat na alas. Balasahin mo. Pagbulog mo. Alas. Buto na. Alas na naman. Nangyayari ba yan? Wala pinagkaya ba? Pag ikaw nag-imbitan, alas yung inibitahan ko. Left side. Alas na naman. Right side. Puputok yun. Tama? May pagkakataon ba? Sinasabi lang ba? Yung cards. Bumulog ka. 4! 2! 7! 10! 9! Nangyayari ba yun? Nainip ka. Ang next na bulto pala, alas na, ay nainip ka. Ipatuloy ka nakabunot. Kaya minsan, may mga prospect kayo. Naalasana. Tinabad ka ng prospect. Ibang tao ang naka-invite. Huwag kayong mainip. The more nagbubulot ka, the more nag-invite ka, makakachat po kayo ng alas ninyo. Huwag ka may init. Huwag kang ma-affect pa sa mga rejection. Normal ito. The more nare-reject, congratulations kasi the more niyong ginagawa ang negosyo. Isabing bumapin, dahil ka rejection. Congratulations kasi yung ginagawa mo. Ayaw ma-reject? Pwede naman yun eh. Eh di huwag ka mag-imbita. Grabe, yung rejection, man yun na, wala rejection. Wala inumbat. Kasi ako ma-reject eh. Pwede naman yun. Choice mo yun. Tama ba yun? Second, fear. Fear of failure. Ang salitang failure, tunog negatibo. Tama?
Kasi parang nakamansit tayo, pag nagkamali ka, parang sign of weakness mo yun eh. Bata ka pa, ano sabi ng parents natin, anak, do not do that. Anak, do not do this. Kaya mga tao, mga bata, eh, ba't yung gumagalaw, kumikilos, natatakot magkamali. Sinabi ko, huwag mo gawin yan, bumaksak tuloy. Ikaw tuloy, kapag nakabaksak. Diba? Ang gagawin mo, eh, ba't yung nagawin ka, iingat ka na. Kasi baka pag sumablay ka, mayroon mga tao magagaling sa'yo. Na mo nakamali ka, doon ka natututo, pero huwag kang matatakot magkamali. Ano ba yun? Ano sa school, estudyante, kapag nagtake ka ng exam, bumagsak ka, piling mo bongo. Tama? Kasi sa school, kapag bumabaksak, silent witness yun. Mahina klaseng utak. Tama? Pero yun ba? Karamihan halos sa mga tao naging successful, nag-succeed sa buhay nila, yung mga tao nag-fail ng maraming beses. Huwag kayong matakot mag-fail. Tama? Okay lang bumagsak, basta importante, willing kayong tumayo ulit. It's not how many times you fall, it's how many times you stand up every time you fall. You say yes? Yes. Kung kayo ay nag-fail sa relationship, sa business, sa employment, o sa ibang networking company, ladies and gentlemen, tapos na po yun. Ang importante lagi yung present. Importante ngayon, December 4, 2012, willing kayong tumayo ulit para makuha ang inyong mga pangarap. Tama. Tapos na yun. Every time that you fail ka, matuwa ka kasi doon kayo natututo. How can you appreciate the word success kung hindi mo alam ang ibig sabihin kung ano ang failure? Ang tao, the more nag-fail, the more you ma-appreciate ang success. Tama ba yan? Failure is not the opposite of success. Failure is part of success. Tama? So every time nag-fail ka, part ng success ko to. Pinoprocess yan. The more nagiging nagpipil ka, pinoprocess ka, inihahanda ka for something good ang mangyayari sa inyo. Yes or yes? So huwag yung mga papap dito. Sa tang failure. Lahat halos sa mga tao nag-fail ng maraming beses. Local si Ilang Kiambao. Umarampa, madapa. Tama? Nung madapa, hindi siya umiyak. Tumayo, tinapos pag-arampa niya. Ano sabi ng mga judges? Okay ito, babae ito. Imbis na dumahiya, umiyak, tinapos, tumayo ang pag-arampa niya. Lahat ng mga tao naging successful. Nag-fail ng maraming beses. Now, ngayon pa lang, narinis mo na normal ang duda, normal ang takot. Tama? Tapos, ang goal mo, makuha yung mga pangarap natin. Dreams. House and lot, kotse, travel. Hindi ba't million-million ang halaga niyan? Million-million ang halaga niyan. Kaya pala minsan ng mga tao, di na batuloy pangarap kasi kapag nakita mo yung reality, ganyan lang kalaki kinikita mo. Tingnan mo ito. Paano magkakasya ang malaking pangarap? House and lot, million-million, kotse, house, lot, travel, di ba? Ito lang yung income mo. Kaya yung mangarap, minsan, yung pangarap ninyo ang yung pinapaliit, pinagkakasya ninyo kung magkano ang kinikita mo. Ano may sisatin? Makontento ka nga kung ano meron ka. Kaya ikaw, kung meron ka, kontento ka na. Pinagkakasya mo. Pilipino na may kasabihan, pag maiksi ang kumot, matutong, hindi mo pula sa pinon. Ba't hindi mo nakiyan ang kumot mo? Para magkasya ka. Ba't kailangan mo tiisin, giniginaw-ginaw ka pa? Hindi mo nakiyan ang kumot mo. Walang pinagkaiba. Bakit hindi mo nakiyan ang income para ang pangarap ay makuha? Yun nga lang, sa pagkita ng pera, dalawang klase ng halos ang pinanggagalingan. Either mag-empleyado ka o mag-negosyo. Tama ba yun? Ang empleyado at negosyante, pareho may pangarap. Ang empleyado gumigising ng maaga, masipag, humahapon sa traffic, laging may overtime, pero yung mayaman, yung mga amo, yung mga boss, o mga negosyante. Tama o tama? May mali ba doon sa ganung sistema? Walang mali. Ganun talaga ang usapan. Magtrabaho ka, empleyado ka, talong galing, talino at sipag mo. Susweldoan kita, kinsenas katapusan. Paano ka niyaman kung ikaw ay kinsenas katapusan? Hindi ka pa nga sumusweldo, mangungutang ka na. May mga empleyado ba sa audios ko ngayon? Kung empleyado ka, kumusta yung sweldo mo katapusan? Ang aga naman mga kapos, di ba? Malamang, pagdating ng adjust, manganganib na yan. Aabangan ninyo ang 15. Tama? Hindi ba bago pa lang dumating ang sweldo, hindi nyo pa hawak ang payslip mo, alam mo kung saan mo babayad? Pangarap ka pa? Hindi na. Walang masama sa employment.
Pero kung mga pangarap kayo, huwag kayong tatandang empleyado lang. Why? Bilang na bilang sa ating mga daliri, ang mga empleyado na ang pangarap ay nakuha nila. Walang masama sa employment, lalo na kung kayo ay well compensated. Maganda ang sweldo mo, maganda ang mga benepisyo mo. Pero alam natin, sa sitwasyon mo ngayon, hindi nangyayari yan. Tama ba? Remember this rejection? Ba't ka naapektuhan? Kasi meron kayong imbitahan na kaibigan mo kamag-anak mo na empleyado. Ano sabi mo? Partner, gusto mo lang extra income? Kasi alam ko, yung sweldo maliit lang. Ang sagot sa'yo, gusto ko sana eh. Kaya lang, wala akong time. Busy ako sa work. Pamilyar? Alam niyo ba ang tao ay okay lang kung busy? Okay lang maging busy ang tao kung nababago ang buhay mo. Ang nakapagtataka, marami lang mga tao inibitahan, ang sagot sa'yo, busy. Ang tanong, saan sila busy? Saan ka busy? Hindi na bago ang buhay mo, 5 years, 10 years, 15 years ka nang busy, hindi naman na bago ang buhay mo. Busy ka pala sa ginagawa mo para umaman yung amo mo. Power, no? Sabi ng amo mo, oh, galingan mo ha, sipagan ninyo, mga empleyado, galingan, sipagan ninyo para makuha ko ang pangarap ko. Ikaw mo, sipsip, yes sir! Ako bahala sa pangarap mo, sir! Asan ang utak nun? Busy? Ang sweldo mo, 10,000? Busy ka, 10,000 sweldo mo? Oh, tax. Ang sweldo mo, 10,000? Gusto mo lang sa income? Ayoko, wala akong time. Busy ako sa work. 9,000 pagkain mo magkano per day? 150 per day, kakain ka. Kakain ka ng 30 days sa loob ng buwan. Magkano yun? 4 or 5 yun. Huwag mo na compute yun. Memorize ko na yan. 40 years ko na nagawa ito. Tama ito. Di ba? Ibig sabihin, 4,500 lang ang natira sa'yo. Busy ka. Pamasahin mo, 1,500 ang natira sa'yo, 3,000 na lang. Tama? Hmm. Sabihin mo, 10,000. Siyempre, pag ito yung mga panahon, tataas yan. Tama, 10 years from now, tataas yan. Pero pag dumaas ang sweldo mo, believe me, sabay sa pagtaas ng lifestyle mo. Yung tao kumikita ng 5,000, walang ilipin yan. Yung tao kumikita ng 10,000, 15,000, 20,000, wala rin ilipin yan. Kasi kapag 5,000 lang ang sweldo mo, kakain ka sa mga point-point, turo-turo. Manang, isang mayos nga dyan. Tsaka daw lang sabaw. Tama, tama. Pag nag-gismil ka na, pamisan-misan, Jollibee ka na. Pag nag-kissimil ka, Mac, sa restaurant ka na. Pag nag-dentimil ka, pamisan-misan, TGIF ka pa. Tama ba? Napayos ka pa. Ayaw na mag-tricycle niya, pamisan-misan, taxi ka. Ayaw maarawa, ayaw mausok, di ba? O kaya naman, bibili ka ng, kung 50 mil ka na, bibili ka ng kotse, tapos, sige nga na kotse. Ang isang kotse, katumbas ng isang pamilya. Tama-tama. Tumalaki yung income, tumatas ang lifestyle, wala rin savings. Kaya ka busy, paano ka magkakaoras sa negosyong to kung ang trabaho mo is 8 to 5? Kaya ka busy. You're working 9 hours per day. Hindi 8 hours yan. Kung meron kang break time at 12 to 1, counter sa trabaho mo yun. Kaya mag-celebrate, grabe. May break time natin akong 12 to 1. Kaya ka may break time ng 12 to 1 para meron kang lakas magtrabaho ng 1 to 5. Tama-tama. Alas 8 ng umaga, dyan ka lang magigising? Hindi. Ang gising mo, alas 6. The moment gumising ka, count sa trabaho mo yun. Pag gising mo, pang! Pag-prepare ka, may ligo, ubihis, count it yun sa trabaho mo. Alas 5 ang hapon, nasa bahay ka na? Hindi pa. Diyan ka lang magka-time out. Malamang 17 ka na sa bahay. Working 13 hours per day. Yes or yes? Kailangan matulog? Of course. Ang tulog mo, counted pa rin yun sa trabaho mo. Huwag ka matulog. Tumasok ka, sisanti ka. Morning, sir. Uy, tamad ka, sisanti ka. Kung tulog mo 8 oras, counted sa trabaho mo. Meaning, ladies and gentlemen, you're working 21 hours per day. Tama? Lahat tayo meron 24 hours per day, 21 hours ka nag-work, ang natura sa'yo, 3 hours na lang, ang tawag dyan, quality time. Kaya pala minsan, pag-uwi mong anak mo, tulog na.
pag-alis mo, ang anak mo tulog pa. Mga tao sa bahay hindi na kilala. Pati aso mo, hindi ka lang kilala. Ano mo ako? Ano mo ako? Yes or yes? Gusto mo lang sa income? Wala mo, wala kang time? Okay lang. Nantawa lang time kung ano bagong buhay nyo. Ito ang good news. Magiging busy kayo ng 20 minutes ng pakikinig sa akin. Pero itong good news, hindi lang ang company ang yaman. Ang yaman, kayo mismo. Maganda ba yun? Maganda yun yung oras na inyumbas mo sa pakikinig. Kayo ang kinabang. Hindi ang company lang. Kayo mismo ang kinabang. Ang good news ng negosyo ito, once ginawa mo in global, may concept tayo. Ang first concept, kapag ginawa mo ito, ang tawag sa inyo ay boss. Masarap ba maging boss? Of course, kapag boss ka, control mo ang income, control mo ang oras. First concept, boss ka. Yung tao na maging boss sa inyo, hindi mo yung boss. Ang in-global kami, hindi mo kami boss. Tayong lahat ay business partner. Nauna lang yung sponsor mo, hindi mo yung boss. Second, isa sa mga sekreto sa pagyaman, ang tawag doon, law of leverage. Pakirip nga. Multiplication of time to others. Kung gusto mong yumaman, huwag ka raw aasa sa sarili mong talino at sa dalawang mong kamay. Kailangan matuto ka na paramihin nyo ang kamay nyo. Nakatakot ba? See? Lusitan, Hennessy, go kung may mga negosyante kaya mayaman na multiply nila ang kailang oras sa maraming tao. Hope champion Winston pagbayang-ari ni Lusitan. Si Lusitan ba nakita mo sa labas at nagibeta ng Yossi? Takatak, Yossi, wala, di ba? Ang Yossi, 2 pesos ang isang stick. 5 lang kita ni Lusitan. 5, maliit, malaki. Maliit ang 5 pero ilang milyon na nag-Yossi kada minuto. Every time mayroon isang stick na nangyubo, si Lusitan kumikita na 5. Kapag may nervous ka, gano'ng kabuhit mag-iwas eh? 5. Nagbibir ka pa. Punta ka pa ng Cebu, Iloilo, saka sa Philippine Airlines. Kay Lusitan din yun. Ibig sabihin, si Lusitan, katagpapay na, natutulog, nakipagkwentuhan. Every time yung gumagamit sa kanyang produkto, kumikita ba siya? Siya ba nagbenta sa iyo? Kilala ka ba niya? Kumita ba siya? Good or very good? Very good business. Ang good news, yung ginagawa ng Lusitan, ginagawa sa yung global. Pangalan, ma'am? Pangalan. Tonet. Si Tonet, hindi macho, si Tonet, umatensa. Si Tonet, babae siya. Si Tonet, umatensa sa yung global. Sabi ko, grabe, ang ganda na yung global. Ang ginagawa ng Tonet, inimbitahan si? Si Ian. Kapag si Ian sumama, si Tonet kumita? Si Ian inimbitahan si? Marichu, kapag si Marichu sumama, si Tonet kumita, hindi mo alam, si Marichu pala, ang daming kilala, ang daming pangarap, umabot sa Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga konta, kilala, kaibigan ni Marichu. Yung mga tao kumikita sa loob, maraming lugar. Every time they use the product, they share the business. Si Tonet kumikita? Si Tonet ba nagbenta? Kilala ba ni Tonet yung mga tao ngayon? No. Ha? Si Tonet, wala na pinagkaiba, kay Mr. Lusitan. Siya si Tonet Tan. Tama, tama. Oh. Kaya maganda ang in-global. Kahit anong background mo rito, estudyante, housewife, negosyante, tambay, retired ka na, pwede pa rin umaman. Tama? Kahit wala kang time, busy ka, paano yung tao inibitahan mo? Hindi busy. Hindi ka magaling magsalita. Paano yung tao inibitahan mo? Magaling magsalita. Tama? Mayayain ka, yung inibitahan mo, kapal na mura. Nangyari ba yun? Ang pangarap mo, kotse. Inibitahan mo, ang pangarap, aeroplano. Pwede ba? Damod ang malaking grupo nila. Guys, pili yung maman sa yung global. Maganda, maganda, maganda. Third concept. This is a helping business. Kaya maganda ang negosyo ito kasi hindi kayo yaman kung wala kayong taong papayamanin.
Unlike sa traditional business, para kumita ka, kailangan kompetisyon. Sisiraan mo mga kompetensya mo. Dito hindi. The more ka nag-in global, kahit upper mo, downline mo, system line, battle line mo, o cross line mo, kapag taga-in global, kahit hindi mo grupo, kapag yumaban yan, makikinabang ka. Because you are working the same company. Tama? Hindi ka maiinggit. So kahit hindi mo grupo yan, supportahan mo, tulungan mo, motivate mo, train mo. Kasi kapag yumaman yan, dagdag sa kwento. O taga-in global yan, yumaman yan, taga-in global din ako. At taga-in global ka, kung yumaman yan, payaman ka, payaman din tayo lahat. Tama-tama. Helping business. Now, yun pa lang, nakita mo ba, okay pala yung global ha? Tama? Eh bakit yung mga tao, kung gano'n explanation, bakit hindi pa rin tumutuloy ang ibang tao? Tama? Bakit? Kasi nga, dito kailangan maging confident ka sa ginagawa mo. Ang pangarap na yan, hindi na madaling makuha. Kasi kung pangarap na ito ay madaling makumuha, sana lahat ng umating mula no 7 years ago, kahit sana mayaman na ngayon. Diretsahan tayo. Hindi madali ang aim global. Tama? Walang bagay na madali pag yaman, lalo pag legal. Ang maganda, hindi ito madali, kaya may mga trainings na ganito para yung mahirap, pinapadali. Mahirap ang aim global kapag hindi mo ito alam. Lahat ng bagay, kapag hindi mo alam, mahirap talaga eh. Tama ba yun? Because of these trainings, dumadali yan. Palira ba yun? Kailangan mo lang mag-build ang foundation para maging confident ka sa ginagawa mo, mag-hukay ka ng foundation o knowledge, parang building. Ang isang building bago mo itayo, kailangan humura ng foundation. Mas mataas na building, gusto mo itayo, mas palayo ng foundation na kailangan mo hukayin. Do you agree? Meron ba nakat ang building tumubo? Grabe, building tumubo. Hindi ba't wala? Walang pinagkaba sa pangarap. Mas malaking pangarap ang gusto mong makuha, mas malalim na kaalaman ang dapat yung hukayin. Kung gusto mo na kumita ng 2,500, kahit wala kang learning, kikitain mo ng 2,500. Mag-join ka. Mag-ibig ka ng dalawa. Kahit wala kang learning, mag-ibig ka ng dalawa. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Kapag sumama yun, may 2,500 na. Kahit wala kang alam. Kung gusto mo lang daang-daang libo, kotse, travel, savings, kailangan hukayin mo pundasyon. Kaalaman. Knowledge. Pag ang isang tao may alam, confident ka sa ginagawa mo. Do you agree? Yes. Malakas ang loob mag-imbita, malakas ang loob magkwento, kasi magtanong mo yung kausap mo, hindi ka rin nervousin kasi alam mo, kaya mo sagutin. December 9, ang laban ni Manny Pacquiao. Yes or yes? Yes. Si Manny Pacquiao, confident siya, prepag-boxing kay Martes. Bakit? Preparado siya. Kaya sino kalaban niya, basta kalaban niya, wala siyang takot. Yung isipan niya, yung katawan niya, naka-ready yan, makapagbugbugan. Kahit pasapak-sapak siya, alam niya na gawin niya. Sa yung global, ganun din. Gusto mo yumaman, kailangan preparado ka. Para pag inumbita mo yung kaibigan mo, wala kang takot. Kahit sa katoba rejection, sa sapak-sapak na rejection, hindi mo naman kasi manhid yan. Tama-tama. So ganun yun. Kailangan mag-build kayo ng foundation para maging confident ka sa ginagawa mo. At for you to build your confidence level, kailangan matuto ka. At sa pag-aaral dito, para ako'y maintindihan mo, lahat ng mga speakers, maintindihan mo, yung mga trainers, ma-absorb mo lahat ng tinuturo, kailangan nakabukas ang isipan ninyo. Why? Walang magandang bagay sa taong nakasarang isipan. Kahit anong ganda ng paliwanag ko, kahit himay-himayin ko ang gagawin nyo, kung nakasarang isipan nyo, wala kayong maintindihan. Tama o tama-tama talaga? Tama, you have to open your mind because our mind is like a parachute. It is best used if it is open. Try mo tumalo ng iloprano naka parachute ka, huwag mo mabuksan. Tama ba yan? So dito, kailangan bukas ang isipan ninyo. Our mind, parang baso rin. Ang isang baso, kapag may laman, subukan nyo magsali ng tubig. Dami na sasaling kayo, ibang apaw lang yung tubig. Kasi walang paglalag yan. May laman eh. Isang baso, walang laman. Tayo mo sa sarili ng tubig. Ma-absorb lahat. Tama? Guys, dito yung tao maraming alam, yun ang taong nahihirapan. Ang tao maraming alam, turuan mo, titingin lang sa'yo. Kasi puno-puno ng pride. Ang taong maraming alam, ayaw turuan. Ayaw magpaturo. Kasi may insulto sila. Kasi may pride. Tama? Ang pride is tasteless, colorless, odorless.
pero ang pride is very, very hard to swallow. Subukan mo, bulutin ang pride mo. Bubula yun, sabon yun. Pakanasila, bro. Are you learning? Tama. So dito, ang dapat mo na gawin, learn the business. Attitude. Ang mabilis, sinanan sa global, yung baso mo, yung utak mo, dapat walang laman. Tuwa-tuwa yung mga bobo. Yes, bobo ako, bobo. Paano kung matalino ka? Okay lang yan. Sa akin lang, tanggalin mo muna yung talino mo. Paano yung tayo naging basiya, alam mo, mas matalino ka, mas magaling ka, mas mayaman ka, tuturuan ka. Yung naging basiya, mas bata sa'yo. Malamang hindi ka maniwala. Kaya nung una, ayaw ko maniwala. Alam niyo ba, nung nag-join ako sa networking business, mga 1-1 pala, gigil-gigil ako, pero natasin ko, walang sumasama at walang naniniwala sa akin. Pinunta ako yung sponsor ko, bro, ba't ganun? Nahihirapan ako. Samantala yung may ibang mga dyan, yun ang professional, ba't alaki ng grupo, pumikita, ba't ako nahihirapan? Alam mo, sabi ng staff ko, naku sir, grabe, mayroong sikreto. Alam niyo po ang Pilipino, kapag nakalit yung sikreto, nabukas ang tenga. Ano tama? Gusto mo malaman ang sikreto? Gusto ko rin malaman. Sabi ko, ano sikreto? Dahan-dahan lumapit. Sir, para umaman ka sa networking, ganito yan. Kailangan lahat ng kasabihin ko, sundin mo. Mahirap o napakahirap? Napakahirap para sa akin kasi ang maguturo sa akin, staff ko sa hotel. Tama, sanay ako mag-utos, mag-memo. Hindi ko kahit tanggapin na siya maguturo sa akin. Alam mo sabi, sir, kung pag-uusapan ng hotel, lahat ng kasabihin mo, susundin ko kasi alam mo yan. Kung gusto mong umaman, matuto sa networking business, sir, ako nga may alam. Kung gusto mong umaman, wala kang choice. Gusto mong umaman sa global? Wala kang choice. Tama, yun ang usapan dito. Alam mo ba sa inyo, mga professional, kutis pa lang, damit nyo pa lang, mga blending na kasapit sa katawan ninyo, alam ko ba sa inyo, magandang buhay. Sa mga tao professional, huwag kayong magala. We respect your profession. I respect your profession. Tama, pinirin doktor dito. May sakit ako, pupuntahan kita kasi alam mo yan. May arkitekto, kapag akong bahay, pupuntahan kita kasi alam mo yan. Pero sa global, gusto mo maging milyonaryo, gusto mo umaman, wala kang choice kundi pakinggan kami. Maliwanag ko ba yun? Yan. Meron bagong-bagong kwento. Exactly ako kwento to, di ba? Meron isang professor, tsaka boatman. Bago? Bago, di ba? Bago sa mga first-timer, sa mga lima, wala akong pakalam sa'yo. Sabi ng professor, hey, Mr. Boatman! Ah, exactly, professor, Mr. Boatman! Pakitid mo ako sa kabilang ilog. Tuwan-tuwa naman yung boatman. Yes, meron siyang pasahero. Yes, sir, sa kayo natura yun. Habang sumasagwan yung boatman, grabe. Power. Sumasagwan siya. Habang sumasagwan siya, ang sabi ng professor, hey, Mr. Boatman, magaling ka ba sa English? Naku, sir, mahina po ako dyan. Grade 3 lang po yung natapos ko eh. Ah, ganun ba? Dahil dyan, you lose one fourth of your life. Sabi ng boatman, grabe naman ito. Mayroon sa English, one fourth buhay ko, wala na. Saguan, saguan, saguan. Sabi ng professor, Mr. Boatman, magaling ka pa sa science. Tapos sir, mas mahina po ako dyan. Naku. Dahil dyan, another one-fourth of your life na wala sa'yo. Sabi ng buhay, grabe. Kaya po ng buhay ko, wala na. Tapos sumasabi lang. Boatman, magaling ka pa sa mat? Tapos sir, kamote ko dyan. Naku, lalo, kamote ka. Another one-fourth ng buhay mo wala na sa'yo. One half. Plus one po nila. Sabi ng boatman, konti na lang. Umos na ang buhay ko. Tapos sumasagwan siya. Bignan ng itong loob ang bangka. Pag tayo na pagtuwag ng bangka, alam mo sabi ng professor, help! Sabi ng boatman, shh. Yeah. Yeah. Patulating-pulating lang. Yeah. Sabay sigaw, hey! Mr. Professor! Whoop! Whoop! Do you know how to swim? Whoop! Whoop! Sabi ng professor, hey!
Galing ba akong? So you will lose 100% of your life. See? We respect your profession. Tama, kung ano alam mo, papakaga namin kayo. Pero usapan dito, gusto maging successful, gusto maging milyonaryo, maging top earner, makinig kayo sa taong may alam sa global. At mangyayari lang yan kapag nag-humble down ka. Para ka mag-humble down, kailangan dito 85% kailangan attitude ang pag-uusapan. 85%, bakit hindi mo 100%? It represents kasi the remaining 15% yung skills. Ibig sabihin, ang skills pala, hindi gano'ng kailangan, 15% lang kasi madali matutunan ang skills. Ang attitude, ang pinaka-importante. Kasi ang skills sumusunod dyan pag maganda ang attitude mo. Ulitin ko, ang skills sumusunod pag maganda ang attitude mo. Kaya nga 85% ang kailangan para mag-succeed sa negosyo nito. Tama ba? Sa mga taong magagaling, madiskarte, hindi ang garanti na yaman ka sa global kapag madiskarte ka. Why? Because attitude is more important than skills. Pag matalino ka, madali bang yaman sa global? Hindi rin. Why? Kapag networking pag-uusapan, attitude is more important than education. Tama ba yun? Minsan kung sino tao matalino, yun ang mahirap turuan. Kasi ang matalino, may sakit. Ang sakit nila, acne. Ano yung acne? Alam ko na yan, attitude. Sakit yan, karamdaman yan. Ha? Tandaan nyo, iba ang alam sa narinig. Kung ito alam mo na, dapat mayaman ka na ngayon. Narinig mo, hindi mo alam. Tama ba yan? Attitude is more important than education. Paano pag magaling ka sa school? Tama? Guys, ang matatalino kayo na pag-iwanan na minsan. Marami ka tayong matalino, umating sa global, yun ang pag-iwanan. Ay yabang eh. Hindi mo lahat, hindi ikaw yun. Yung katalino lang. Tama, wala mo open. Tama ba yan? So dito, kapag global pag-usapan, learn the business. Kapag ginawa mo ito, ang mindset mo, estudyante kayo. Okay, estudyante. You're taking another course, parang in global, panibagong kurso. Masarap mag-aral. Sa school, walang kurso o walang subject na ang topic, success. Ano sabihin mo yun? Subject ko, success. Walang ganun. Sa school, tutulang ka paano maging magaling na engineer, accountant, arkitekto. Pero sa school, walang magkuturo sa iyo paano kang yayaman. Para ka maging successful. Pero yung channel yun. Tama? In global, ibang klase ito. Tuturo sa inyo paano maging successful. Yung nga lang, kapag nagturo sa iyo, ang estudyante, kailangan nakikinig. Nakikinig ba ng notes? Importante, kapag umating ng seminar, may mga notes kayo. Bakit? Hindi mo kayo intindihin lahat na sinasabi ko. Pag uli mo, makalugang ang utak mo, wala na yan. Kaya importante, you take down notes. Pag may notes ka, pag uwi mo, balik-balik ang mga notes mo. At ano binabasa mo, nakikita mo kung paano ko kinukwento. Tama-tama. At minsan, magugulat sa iyo ang kaibigan mo. Kapag nagkaroon sa salita, sasabihin ka kaibigan mo, Bara, partner, ang galing mo naman ngayon. Ang galing mo naman ngayon. Nagulat ka, natanggalin mo na. Kaya ka magaling, kasi may sense ka na. Yung lumalabas sa bibig mo, yung mga narinig mo sa amin. Tama? At subukan mo din ito. Obserba mo sarili nyo. Pag medyo matagal ka na sa global, pag may kausap ka, hindi yung global ang topic, hindi pangarap ang pinag-uusapan, tinatamad kang makipagkwentuhan. Tama o tama? Bakit? Kasi feeling mo, nabagsak ang company. Nabagsak ang negosyo mo. Kaya ikaw, pag tanghali na wala kang pakausap, nanghihina ka, grabe, nabagsak negosyo ko. Totoo ito. Kasi na-absorb mo na eh. Dumadali na sa sistema mo, sa katawan mo, yung kultura natin. Tama? Gumagaling ka. Gusto mo lagi, merong sense ang topic. Pangarap na nag-uusapan, positibo. Attitude. Nagbabago ka na hindi mo namalayan. Bakit importante na umating ka na po tulit? Nang anong seminar? OPP, demo, NDO,
yung mga basic seminar. Bonus yung ASAP, tama? Talagang totoo lang ang mga seminars na dapat yung masterin. Ang sabi sa atin, umattend ka at least 5 times each. Bakit 5 times each? First seminar na rinig, ang global, you get excited. Yes or yes? Grabe, ganda rin yung global, may excite ka. Umattend ka ulit. You will understand the business, pangalawang attend. Pangatlo, you will understand it better. Tama? Pang-apat natin, since pareho-pareho sa si speaker, na memorize mo na yung sinasabi speaker, ano yung memorize na? Yung flow ng topic, kaya mo nang sabayan. Umuti ka na pang lima, minsan nai-internalize mo na. At ang sambaga pag nai-internalize mo, the more mo kinukwento sa kaibigan mo, nafe-feel ka na because kaya mong i-transfer ang emotion mo. Tama ba yun? Sa first time mo, hindi mo kaya i-transfer ang emotion mo. Ang kaya mo sir, excitement. Pero habang tumatagal, nag-i-emotional ka na, at once ma-feel ka ng kausap mo, yung emotion mo, kaya mo siya ma-attract. Tama ba yun? Mangyayari lang yan kapag umattend ka ng umattend ng umattend. I-upline, Sir Arnel. Tapos na ako sa 5 times eh. Tapos na ba? Hindi. Yan pala ko umpisa. Tama? After ng 5 times, umattend ka ng umattend ng umattend para mas ma-absorb mo ng gusto. Huwag kang hahanga sa magaling magsalita sa yung global, sa mga appliance Diyos, sa speakers, viewers, training team. Malamang magaling kami. Saan? Dito. Mangopia. Tama? This is a copy business. Magaling na sa amin, magaling kang mangopia. Lahat ang lumalabas sa ubig namin, tinutulang namin. Tama o tama? May estudyante rito? Estudyante, ano masarap ang school? Mag-aral mangopia. Pag nakuli ka ng teacher mo, yari ka, paksa ka. Guys, good news, same global, pag magaling ka mangopia, payaman ka sa negosyo. Tama, di ba? Anong turo? If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Kung gusto mo maging successful sa buhay mo, copy mo yung mga tao successful. Kasi ang tao successful, iba kumilos, iba maglakad, iba mag-isip. Tama? Kung sino lagi ang kasama mo, doon ka nahahawa. Birds of the same feather are the same birds. Tama? O diba? Sa school, obserbahan mo sa school. Sa opisina, obserbahan mo. Yung mga taong tahimik, magkakasama. Tropa-tropa yan. Yung mga taong maingay, magkakasama din. Tropa din yun. Yung mga maganda lalaki, mga babae, magkakasama din. Pati yung mga maganda lalaki, tropa-tropa din yan. Tama? Totoo ito. Pati yung mga malandi, magkakasama. Hiraman na lips. Tropa-tropa yun. Iba yung mga tropa ng conservative sa mga gusto ba ako? Guys, in global, maraming mayaman. Samahan mo, digitan mo yung mga tao mayaman sa global, ma-attack yan. Isabihin, kapag dumilit ka sa amin, payaman ka rin sa negosyo ito. Kalamangan. Now, gusto ko i-emphasize ito. Minsan, ang problema ng distributor, yung umattend, na-excite. Kapag na-excite, pupunta ko siya sa lugar. Lahat na kamag-anak, kaibigan, kumari, kumpari, pupuntahan. Ikukwento yung mga nakita sa global. Nakalimutan lang natin ang NDO. Kapag puro ka otipip mo sa labas, believe me, mabiburn out ka. Kasi hindi lahat maniniwala sa inyo. Kapag alam mo yaman ka, pero yung kausap mo, hindi siya sama sa iyo, manghihina ka. Sa cellphone. Cellphone to. Kapag sa cellphone, dami ginagamit ng lobat. Pag nalang ba charge? Yes. May ugali tayo, kailangan mabago ng charge ang isang telepono, kailangan i-fully drain. Kaya ganun din. The more nag-i-invite ka, pupunta ka saan-saan lugar, babiyahe ka, makapag-appointment ka, hindi lahat may niwala sa iyo, mali-discourage ka, malulobat ka. Ang turo ko sa inyo ngayon, pag na-feel mo, nalulobat ka na, isang bar pa lang ang nawawala sa iyo, magpa-charge ka na. Huwag na huwag kayong magpapa-fully drain. Once na fully drain ka na, hina-hina ka na, mahirap ka na agad bumalik. Tama? Kasi wala na yung gigil sa'yo. So pag meron naman mo, kahit konti, nagduda ka na, nahirapan ka, napapagod ka, huwag kang patagalin. Kausapin mga taong successful, mga apples mo, read positive books. Kailangan puro positibo ang iniisip nyo. Sa so, global, memory dito. Huwag na magpapasukan to ng negatibo. Always think positive, act positive, parang result mo positive din. You agree?
Maliwanag ba yan? Now, ito mga dapat yung iiwasan. Huwag kayong maiinip kapag ginagawa ang aim global. This is more on mindsetting. Ba't maiinip? Ang tao kasi, naka-mindset ka rin. Kultura natin, na pag nagtrabaho ka, after 15 days, may sweldo. Tama ba yan? Alam natin si Minsa sa global, kapag 1 month na, hindi ko nakikita, naiinip ka. Kasi tumitingin kayo sa resulta. Pag mula ngayon, mula sa harapan ko, hanggang sa likuran, ito ang gusto ko ilagay mo sa isipan mo. Handa ka na ba? Yes. Kapag ginawa mo ang global, huwag kang titingin sa pera. Huwag kang titingin sa resulta. Huwag kang titingin. Bakit? Sa ayos sa gusto mo, reserve, money will always follow. Sa ayos sa gusto mo, sumusunod ang resulta. Ang trabaho mo lang, gawin ang negosyo sa tamang sistema. Ready business? Hindi. Tama? Kasi, kapag tumingin ka dito, paano kapag 1 month na wala ka pa resulta? 2 months na wala ka pa resulta? 3 months na kung ito ang kita mo? Masabihin mo, walang nangyayari. Kaya walang nangyayari, tumingin ka sa resulta. Walang sayang sa iyo. Every time ginagawa mo ang global, walang sayang sa iyo. Hindi ko, hindi sumama yung imbitahan mo, walang nangyari sa iyo. Hindi nga sumama, pero natutupan naman. Ibinjan ka, akala mo talo, ah hindi. Dagdag yung experience, dagdag sa kwento. Ang global, kwento-kwento. Kung hindi ka nahirapan, ano yung kwento mo? Mas maraming kwento, mas gumaganda yung story mo sa global. Tama-tama. Iwanan. Sabi nga ng LinkedIn, hindi niya, ginawa yung global, huwag titingin sa pera. Huwag titingin sa kotse. December 4, 2012, huwag titingin sa resulta. Matrabaho ka lang. Magulit ka. Pagdating ng December 4, 2013, ibang-iba ang Pasko mo. Tama? Kasi, imposible na wala ka magulit resulta. Ang tao, kaya nalilip, hindi na hanap eh. Gawin mo yung tama, magsasama ka sa resulta. Pangarap, magkasama ka, baka nga pati, pangarap, nakapitbaho mo, makuha mo. Imagine mo, pangarap, nakapitbaho mo. Pangarap ko yan, nakuha ko na, iba? So dito, learn the business. Ang basic of the seminar, kailangan master, master the business nila as soon as possible. Huwag ka manginip, kailangan ngayon pa lang. Kung nag-umpisa ka pa lang dito, good news eh. Sa mga medyo matagal na, back to basic. Kailangan master mo to. Hindi pwede hindi mo alam ang mga business seminars. Believe me, hindi pwede hindi mo to alam. Ngayon po, kayo lahat ay natatanim. Alam natin sa law of nature, nagtanim, di ba? What you sow is what you reap. Correct? Tama? At sa pagtanim, dalawang buto ang pwede mong tanim. Either magtanim ka ng munggo o mangga. Ang munggo, itanim mo ngayon. After a week, harvest ka na. Ang tawag yung toge. Pag in-harvest mo, wala na second harvest kasi kasama pati ugat eh. Tinanim mangga. Pag tinanim mo, wala kang makikita. Taon. Taon lumilipas. Pero yung buto, naging puno at namunga, mag-asawa ka nakakapitas ng mangga. Kakapitas mo lang, pagbila ka, may pitas ka naman. Sa buwan ka, ganun din. Magtanim ka ngayon. Time will come. Magsasawa ka ng kakapitas ng one pipe. Gusto ako? Learn the business as soon as possible. Second tip. Do the business very, very seriously. Ang iba sa inyo, ibang distributor, kaya naging successful, ang tingin na sa inyo ba is more time. In global, this is a big-time business. Surod mo dyan. In global, this is a big-time business. Kasi ang tao, ang thinking, ang sa negosyo big-time, kailangan malaki ang puhunan. Pag ang negosyo ng puhunan ng 1 million, ang feeling mo big-time negosyo ko. Grabe, negosyante ko. Magkano puhunan sa business mo? Puhunan ko, 1 to 5 million. Big-time yun. Kung puhunan mo sa 1 million, 5 million, kung ano ba negosyo yan, malamang ang ROI mo, hindi gano'ng kalaki. Tama ba yun? Kaya minsan ang distributor at tingin sa global small time business, tumitingin sa puhunan. Ito ang small time na puhunan. Pero 24,000, big time to. Tama? Huwag ka titingin sa malabas ng pera. Hindi nga ito puhunan eh. Kasi the moment maglabas ka ng pera, bawi ka agad eh. Tama? Doon pala meron kang ROI eh. Kaya mga tao, kaya hindi nisang business seryoso yung global, simply because, kapag nahirapan ka, you can easily quit. Okay lang yan.
7,080. What is 7,080? May productor naman ako. Kaya they can easily quit. Tama ba yan? Mindset. Halimbawa yung global package, ang halaga, 100,000. Siguro kada hupuwit ka na rito, kada nire-reject ka, hindi ka pa sa aayaw. Kasi malaki pagunan mo eh. Tama. Mindset. So paano ko titignan ang negosyo? This is a very, very big time business. Hindi biro, yung kumita ka ng 24,000, makabilang kotse, you can send your children to magandang eskulahan. Tama? Biro ka ng time fee, tapos pinasok ko, hindi biro yun. Yung mga tao, bago kumita ng 100,000 per month sa traditional business, sa katibang stress ang absorb nila. 24,000, 24,700, sila nag-iisip, paano papalaki yun ang kailang kinikita sa kanilang negosyo. Ikaw, ano gagawin mo? Upo ka lang dito, patawa ka, palakpa ka lang. Mag-iimbita ka, yung iimbita mo, mapalakpa ka din, patawa din, nayaman ka na. Imagine mo, ano yung naka-stress doon? Ang nagpapestress ay, nag-iimbita din eh. Ano yung upside global? Ano yung dito? Nag-join ka, may produkto ka, gamitin mo, healthy ka pa. Magkukwento ka. At ang gano'ng MDO, nakapatawa ba kita? Imagine mo, nag-join ka lang, healthy ka pa, patawa ka, pa, di ba? Nag-join ka pa. O, see? Misa nga lang, iba pa ba mag-isip eh. Are you learning? Yeah. Ang point ko, we have to learn the business, Thailand, as soon as possible, and do the business very, very seriously. Kung gusto mong seryosohin ka ng kumpanya, kailangan ikaw mismo seryosohin mo ang ating negosyo. Are you learning? Yes. Now, after attitude, ano yung next? Ang next mong gawin, kailangan maniwala ka naman sa ginagawa natin. Importante yan, the moment pumasok ka dito, input, makinig sa amin, kailangan maniwala ka naman magandang mangyayari sa'yo. Kung ang attitude mo is 85%, ang belief system mo, kailangan 100%. Hindi 85, hindi 90, hindi 95. Ilang percent? Ilang percent? 100%. May konting duda, huwag kang magdududa. Kasi kapag nagduda ka, stop ng downfall mo yan. Ang belief, parang balloon. Ang isang balloon, kapag natusok ka, maliit na kardible o karayot, bulbos, asabog yun. Tama, tama. Ang belief mo ganun din. Mahaluan ka ng tuwing duda, iba na ang curious ninyo. Kaya mag-iwit ka sa mga inasabi mo at iniisip mo. Kasi kung ano iniisip ng tao, kung ano pinapanawalaan ng tao, ikinikilos ng katawan. At ang resulta ay sumusunod. Sabi sa hili mo, grabe, tingin ko hindi ko kaya ang global. Congratulations! Hindi mo nga ito kaya. Kasi sinabi mo eh, pinaniwalaan mo na, kaya ang kilos mo, susunod. Ngayon pa lang eh, pag-uwi mo sa bahay, tumingin ka sa salamin. O yung salamin malaki lang, yung maliit lang. Yung halak-halak mo lang. Titigan mo sa salamin. With feelings. Sabi mo ganito. Grabe. Ang pangit ko. Ang pangit ko talaga. Ang feeling mo, pangit mo nga. Kasi condition mo, utak mo. At siyempre, pag feeling mo, pangit ka, hindi ka confident. Pag may purpose, di ko ito, eh, kaya ang pangit ako eh. Tama? Tama ba yan? Kaya ako, si Arnold Hinti, automatic yan, pag masalaman. Grabe ka, Nel. Ang gwapo mo. Ang gwapo mo talaga. Chuk-chuk. Mamwa. Wala akong pakialam kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin. Wala akong pakialam. Basta ang feeling ko, gwapo ako. At pag feeling ko, gwapo ako, confident ako sa ginagawa ko. Sa paglalakad, sa pagkasalita, sa kanyang katawan ko, confident ako. Kasi feeling ko, gwapo ako. E nagkataon, gwapo talaga. Yeah! Ang tawag dyan, pangalawang labang. Kailangan nyo, ha? Handit pa ko lahat. Tapos pangalawa na ako. Ayun na yun, yun? At ang bilip mo, kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwedeng, may niwala ko ngayon kasi ang global kapag meron ka seminar. Kapag motivated ka, may niwala ka. Pero pag wala ka sa loob ng opisina nito, ang bilip mo nawawala. Hindi pwede yan. Kailangan consistent ka. Tama? Ang paniniwala mo, kailangan consistent ka.
Hindi pwede ko, grabe pala masanggol ba? Eh baka hindi. Hindi pa yung mandap. Hindi baka hindi. Pala pa ba? Baka hindi. Hindi pwede yun. Walang aeroplano na mag-take off ng pahinto-hinto. Mauubos lang ang runway. Hindi lilipad yun. Di ba aeroplano? Pag-take off yun, buwag na lang sa ibibigay niya, pinapatay pa nga aeroplano, yung mga ilaw eh, di ba? Di ba? Totodo yun. Dire-diretso yun. Pag-arangkada nun, pag-angat mo, kahit pa tayong makina, matakbo yun. Parang kayo ganun din. Sa umpisa, pag ginawa yung global, tuloy-tuloy ka. Walang dapat papayag ni magpapahinto sa inyo. Kaya yun eh. Tama? Labo na matakot talaga. Balikan ko to. Attitude. Balikan ko lang. Bago ito rin yung belief. Alam mo, humahanga ako dito. Pag meron mga distributors na bagong umaateng, yung mga baglito pa lang umaateng, normal yun eh. Pero may instant ako, kapag may mga distributor na kumikita na, speaker na, may media speaker, global ambassador, umaating pa rin, dito ka may recite. Tulad din sa Mike McRohan, palaparan sa Mike McRohan. Yan, di ba? Mike, no? Tingin ka sa kabila, tingin ka doon. Oh, guwapong guwapo, yes! Isa si Mike sa pinakamagaling na speaker sa Global. Nandiyan pa rin. Tama? Ginagawa pa yung Global, pinapagawa ka sa mga downline niya na nag-handle daw siya. Hindi na si Mike, marami dito. Tama? Marami sa inyo. Hindi nga ba ito pangalan, basta sa maglalakita ko ngayon eh. Anyway, belief. Maliwanag doon? Kailangan tuloy-tuloy 100%. Mag-iingat ka sa lumalabas na bibig mo at sinisip mo kasi may power ang word. Do you agree? Yes. May power ba ang word? Yes. Correct. Everybody, raise your right hand. Touch your head. Touch your head. See? May power ang word. Tama? Ha? Tama? Sinasabi, ginagawa. Ganun ka-powerful yun. Ganun ka-powerful ang halita. Ang isip ko nandun. Now, kayo dapat unang maniniwala. Respetuhan tayo ang religion. Pero sa akin, lagi ko pinapasalamatan to. Bago maniwala, kahit saan man, ang unang pinapanawalaan, ang mahal na Panginoon Diyos. Amen? Yes. Hindi tayo religion, pero alam ko kasi po, wala po ang aksidente. Kasi baka sabihin mo, ito ka ngayon, kung kayo ngayon po, ay nandito, iba-ibang dahilan. Mayroong pinersa, tinaladkad, kahiyaan lang, pinagbigyan mo lang speak yung iyong kaibigan. Tama ba yan? Alam mo ba kung ano man yung reason mo ba't kayo ngayon? Hindi aksidente yan. Walang aksidente sa buhay ng tao. Lahat ay may dahilan kung bakit nangyayari sa iyo ang isang bagay. Do you pray? Yes. There is pray. Tama? Ang tao, there is pray. Lalo kapag crisis ang buhay. Mayroon ka lang ang pera, Lord. Give me opportunity, Lord. Walang pera, Lord. Ang Panginoon Diyos, hindi baba sa langit, ay puto ka ng pera. Mga na, okay, ito ang 10 million, nag-negosyo, di ba? Ang Diyos ang galing eh. Nag-pray ka, asking, looking for opportunity, na iniwala po ako ang global isa sa mga sagot sa ating mga panalangin. Bakit? Legal ang global, moral, ethical. Maraming tao binabago ang buhay. Tama ba yun? Number one, believe in God. Second, believe in the company. Do you believe in the company? Yes! Yeah, isipan ko pa na yung global. Tama? 7 years na tayo, we created almost 700 millionaires. Ilang daang tao na gawin ng kotse na bagong buhay, naging healthy. Ibang klase yung kumpanya. Ano ang laman ng Endeavor sa ibang company? Ang mga may-ari, Jack Ed Cabanto, John Asperin, Francis Miguel, hindi po sila mga traditional na negosyante. Sila mismo, mga networkers. And when we say networkers sila, alam nila ang ginagawa. Tama? Ang ginagawa nila? Kung ano ang ginagawa nyo ngayon, ginawa ng mga owners yan. Napuyat, nagutom, nareject, napagod, nalipas ng gutom, lahat yan. Pinagtawanan, lahat yan nangyari. Lahat ang nangyari sa inyo at mangyayari pa, nangyari sa kanila. Kaya alam nila kung paano i-guide, i-train ang mga distributor. Sa mga mga kumpanya, mga may-ari mismo umiikot sa buong Pilipinas para mag-train. Tama? Maganda ba yung ganun? Ang global ba? Multi-training team, Juno Espinosa, Giorgio Gonzalez, Arielin Pin. Kami hindi basta-basta mga speaker, kami mga networkers din. Yung mga lumalabas sa ibig namin, base experience namin.
Bob Reuters, swimming team with almost 90 years combined experience sa pag-network. Can you just imagine yung tao magagal sa'yo? 90 years experience sa pag-network. Maliban sa Bob Reuters, swimming team, may mga speakers biro pa tayo. Tama, mga apesin nyo, mag-galing na speaker din. Ibig sabihin, mayroon ang pattern. Kaya kayo mo, ito nila sa regression to, mayroon pattern. Susundin mo lang yung mga tinuturo sa iyo, pagtitinaraan mo lang ang kumpanya, kung ano man ang kailangang resulta ngayon, yun ang naghihintay sa inyo. Magtaka ka, kung 7 years na ang AIM Global, wala pa rin yung mayaman at ganito pa rin karami ang tao. Kapag 7 years ang company, wala pa rin yung mayaman, ganito karami ang tao, yun ang totoong kulto. Tama ang tama. Paliwanag ba? Ano? Now, believe in God, believe in the company, ano pa? Believe in the products. Believe in the products. Walang magandang ang kumpanya tumatagal hindi sa pag-recruit. Ang company tumatagal because of the products. Kailangan ang produkto mo unique. Mayroong unique selling proposition. Kailangan epektibo. Ginagamit. Mayroong repeat order. Just imagine kung huwag ka na mag-network. Huwag ka na mag-invite. Huwag ka na mag-recruit. Libo-libo yung tao mo sa kaliwa. Libo-libo yung tao mo sa kanan. Walang mag-invite. User lang yun. Buhay ka na agad eh. Tama ba yun? Ibang company, kapag ganito sa pag-recruit, tapos ang negosyo. Ito, produkto. Lalo ngayon, parating natin yung bida. Tama, imagine mo. Pwede mag-isip ang ating presidente. Products, believe in your upline. Believe in your upline? Yes! Sino yung upline? Ito yung taong nag-invite sa'yo. Yung sponsor mo. Kasi minsan, yung mga distributor, iba natin sa upline. Minsan, yung mga distributor, pinagbibigyan lang din nila ang upline. Tama? Guys, you have to trust, believe, respect, and follow your upline. Trust, believe, respect, and follow your upline. Ano yung respect? Hindi utusan si upline. Minsan kumakautos kay upline. Upline! Lay down na ang bago dito. Kasapin mo nga. Galingan mo ha. Pag hindi nagpain to, yari ka sa akin. Tama? Mayroon ganun mga downline. Akala nila, kapag sumama ka sa upline, utang na loob ng upline. Ha? Ang swerte mo nga eh. Pinag-aksayan ka ng load ni upline para kontakin ka. Sa dinami dami ang dapat imbitahin, inimbitahin ka ni upline, napakaswerte mo naman. Tama? Ang upline ka swerte. Ang upline mo nangangarap. Gusto niya makuha mga pangarap niya. Gusto niya gumanda ang buhay niya. Inimbitahan ka kasi gusto rin ang upline mo na gumanda at mabago ang buhay mo. Tama? Palagpag mo sa upline. Yung niya ba palagpag ka rin sa upline? Oo. Si upline ang ginamit ng instrumento ng Diyos para makita mo yung global. Swerte ka. Tapos kumakabag-utos ka sa upline at wag na wag mo rin ibang kisisino si Apple. Alam mo, kaya ako nag-tempik dahil sa'yo, upline sa'yo. Wala kang kwenta, wala kang maituro. Kamote ka, upline. Ha? O bakit kamote si upline? Umaangal ka kasi wala maituro si upline mo? Guys, paano magtuturo sa si upline? Kailan maituro si upline mo? Kailan kahapon ba? Nangyayari ba yan? Yung upline mo nakulungan ilang linggo? Kung ako ay manawa ng linggo, huwag kang mag-expect ng inuturo. Sabay lang kayo, halos. Pero ang point ko dito, kung yung upline, direct upline mo, wala may turo sa'yo, go to your next upline. Tama? Hanap ko sinong upline na pwede sumuporta sa'yo. Ito ba din din? Maraming distributor, walang direct na turo ng mga upline. Pero yumaman pa rin. Bakit? Sapat na ang mga trainings na ginagawa namin. NDO, ASAP. Tama? Special training, value this coming. December 13, year end training, sapat na mga trainings na nagawa namin para matuto ka. Basta ligay mo sa utak mo, hindi si upline ang magpapayaman sa'yo. Ang magpapayaman sa'yo, ikaw doon. Why? Because this is your own business. Hindi si upline ang mag-recruit para sa'yo. At hindi si upline ang magpapresent lagi sa mga downline mo. Ikaw, dahil ikaw negosyo mo to. Drop down yung upline. Tama? Respect your upline, but don't blame your upline kung wala ka resulta. Kaya nga, ang first topic ko, learn the business, kailan? As soon as possible. Kapag wala yung mga sa upline, magtaka ka, magduda ka, kabahan ka. Kapag
pag 3 months na, 6 months na, 1 year na, kayo pa rin ang magkasama ni Apple, tabahan ka na. Bakit? Ibig sabihin, ikaw lang dang-dang. Tama? So, ang tip dito, habang merong oras si Apple sa'yo, tumikit ka na kay Upline. Pigayin mo na si Upline. Upline, ano pang gagawin ko? Turo mo na. Bakit? Masarap magturo kapag ang tao gustong paturo. Tama, tama. Napakasarap tumulong kapag ang tao gustong patulong. Ipakita mo sa Upline mo na interesado ka. Ang Upline mo, kumikita na ngayon? Malamang. Upline mo magaling? Malamang. Just imagine kung bago ka pa lang, yung Upline nyo, inimbita mo kung saan saan lugar pupuntahan ka, pamasahe, gasolin ng Upline mo, yung day nyo minsan, nabayara pa ng Upline mo, meron ba mo sagot pa ng Upline mo? Tama? Tama ba yan? Ibig sabihin, yung Upline mo, umaalis sa comfort zone nila. Minsan nga, Upline mo, wala pang tulog. Namamaos ang Upline mo para suportahan ka. Tapos, maging inerte ka pa. Kapal ng mukha mo. Tama, tama. Meron lang time frame si Upline sa'yo. Yung oras na yun, tumigil ka na kay Upline. Ginawa ko yun dati. Wala akong downline, okay lang. Ang ginawa ko, dumigil ka sa mentor ko. Yung Upline ko, 1 month lang ang lamang sa akin. Stop ko sa hotel, 1 month lang. Gusto ko matuto, kulang ang turo niya. Kasi 1 month lang lamang eh. Ang ginawa ko, hindi lang ito pinaka-apply namin, pinaka-mentor namin. Tumulong ito kay mentor, nang napakilala ako, Upline, ako po si Arnold Limping. Isa po ako sa download ninyo. Gusto kong magpaturo. Music to their ears. Music sa ears ng Upline, kapag narinig niya yung download, gusto magpaturo. Doon kami nang gigigil. Kahit bilang-bilang yung mga download na lumalapit, gusto magpaturo. Karamihan ng mga download, Upline, grabe ito yung suporta. Pero sahi, mirinda. Tama? Yun, pag gumagano ka na, pagbilang ka na lang ala, sigurdo, tung-tung-tung-tung, magbilang ka na, mawala ka na sa Upline mo. Tama? Huwag ka na takot, didiretso yun ka na. Gusto mong tutuwa ka ng Upline mo, ipakita mong deserve mo yung oras na ibigay sa'yo. Negosyante tayo, di ba? Kung yung downline mo, alam mo na lang ang alam nangyari, as long as binibigay yung best mo, hindi sumasabay yung downline, know how to let go. Tama? Minsan, mga downline pa sa why? Burden yan. Gawin ang best mo. Pero pag hindi nakapag-copy sa downline, let them go. Maapektuhan ka. Trust your upline. Believe in your upline. Respect your upline. Huwag paglaring si upline. Hoy, mga upline. Huwag ba mag-celebrate? Huh? Itirahan kita ngayon. Hindi itirahan. I-remind lang kita. Uplines, please lang. Don't abuse ang pagiging upline mo. Kasi mga upline, kung makapag-utos sa up-downline, parang empleyado, may downline. Kapag sinabi ko ito, cancel everything. Okay? Upline, hindi mo empleyado si downline. Kapag may upline, i-guide, i-motivate. Pag may upline, meron ang downline, ang downline, iniimbitahan, hindi para pagperahan, ang downline, iniimbitahan para pag-uwin din ang buhay. Huwag mo isipin ang gusto mo. Sayang sa gusto mo, ang resulta sumusunod. Tama? Ang goal mo, kaya may nibitan ang downline mo, payamanin mo left side mo, payamanin mo right side mo, give your best. Pag iwan mo ng left side, kapag iwan mo ng right side mo, wala kang choice. Doon yung sinasabi ko, sumusunod ang resulta. Tama? Respect your downline. Pag yung downline, may nagpawin na ba sa'yo? Wala pa nga upline. Wala pa! Kamote ka! Huwag ka makakaasa. Wala kang bukong dito kundi na-pay na ba sa'yo, di ba? Motivate your downline. Train your downline. Guide your downline. But how can you train? How can you motivate? How can you guide your downline kung wala kayong alam? Yung ginagawa nyo ngayon, tago po dyan, pakikinig, experience ninyo, yun ang tuunan nyo, tuturo sa downline mo. Kaya importante, umating kayo lagi dito, para lagi mo marinig, yun isipatransform mo sa downline sa inyo. May mga downline gusto na matapit, ma-appreciate yung ginagawa nila. May mga downline hindi na pera ang gusto, ba't nagawin ko na down? Tama? Powerful na negosyo ito. Akala nyo ba lahat ang marunin dito? Ang gusto pera? Hindi naman eh. May mga tao kaya enjoy ng Diyos ang global kasi nagkakaroon sa mga value yung kaya sarili.
yung self-esteem tumataas. Paano yun? Minsan may mga kabataan sa bahay, kung away ng magulang o asawa, kapatid, walang kwenta ka, batugan, inutol, walang silbi. Yan ang awit sa bahay. Inimbitahan, napunta dito. Pagpunta dito, grabe, payaman dito, ang galing mo, payaman ka, agila ka, ha? Inutol na ako sa bahay. See? Ibig sabihin, lahat ang pupunta sa negosyo nito, sa office nito, sa company natin, hindi natin pera. May mga tao dito, nabibuild nila yung self-esteem nila kasi mayroon tao ang huwala sa magaling sila. Tama, pero sa chance, humanda ang buhay. Hindi laging walang kwenta, batugan, pabigat sa buhay. Yung welcome mo ito, kakamay mo ito, pare, grabe ka. Pagkaling mo, payaman. Payaman? Payaman mo lang yun. Kamati ko, di ba? Masiba ko. Downline, motivate. Pag yung lalapit sa'yo, upline, mapalo ko, ano yung tangan? Upline, lumalaw ang batahan ko. Ha? Talaga? O, kumusta ka nangyari? Upline, grabe, hindi sumama. Ha? Ikaw naman, ano? Lumalaw ang batahan mo? Hindi sumama? Awa, anim eh. Hindi rin sumama. Nung napapansin mo, ang hirap, no? Quit pa kaya tayo. Gumawa ka pa, walang nga ako. Huh? Pero, basta gumagatong ka eh. Nangirapan, himay, hindi sumama. Okay lang yan. Ano ang sagot? Okay lang. See? Okay lang yan. As long as ginawa mo yung best mo. Minsan, may mga dahilan kung ba't sumasama ang prospect mo, baka mali ang pag-imbita mo. You have to adjust. Mas importante, okay lang yan. Talaga, apag, okay lang yan. Pero kung saan pong inimbitahan mo, hindi sumama. Ano ang sagot? Okay lang yan. Hmm. Plastic, okay lang yan. Ito, okay lang yan. Okay lang yan. Talaga, apag, okay lang yan. Naalala mo dati, di ba inimbitahan din kita? Di ba ayaw mo rin sumama? Kinakarma ka kasi. Huwag mong sabihin mo. Sinisip lang siya. Kung nga sabihin mo, okay lang yan. Kahit 50 na bita mo, hindi sumama, huwag kang magala, okay lang yan. Talaga, yun naman. Okay lang yun. Ang di okay, yun ba't mo 50? Tapos umalis, 51. Ha? Kasama ka na. Believe in God? The moment mag-join ka sa Indiabal, ang dalo mo makaredy na. Ganunit mag-join ka ang download mo nakapwesto na. Huwag mo lang gawin literal. Uy, sabi nga rin yung lumpin, pag nag-join sa global, ang download na kanilin mo, yes! Hihintayin ko sa bahay. Hindi nakatok yun. Upline. Upline. Ako. Ako yung sugo. Kaya nga. Hindi lang ang trabaho dapat. Upline, downline. Look at this. In global, this is not just an opportunity. This is more on responsibility. Do you agree? May mga downline ba kayo na nanginis trabaho nila? Nanginis sa bahay nila, sa negosyo na binulabog mo. Tapos iiwanan mo sa ere. Totoo lang. Pag binali mo yung tao, prospect mo, bisyo na kaya mong gampanan. Tama? Second, up and down line, gusto yung maging masarap ang ginagawa natin? Masarap magtrabaho kapag komportable ka sa upline at ang upline komportable sa'yo. Mangyayari lang yan kapag mayroon kayo respeto. Tama ba yun? Hindi na yung respeto, ipinapakita yan. Sana umpisahan. Kapag meron naman mo, upline o downline, na mayroon kayong hindi pinagkakaintindihan, bago pa lang mag-umit ang ulo ni pareho, pag-usapan nyo kagad. Huwag nyo papalakihin yung sa mga loob. Relationship business. Mahirap mag-negosyo kapag may grabe ka sa upline o sa downline. Di professional. Mga professional networkers tayo. Upline, galit ako sa'yo. Isang taon, hindi ako mag-recruit. Okay, ikaw din, di ba? Ibig sabihin, tandaan nyo, isa ka lang sa downline, yung upline. Sa akin lang, pag-uusapan ka agad. Maliwanag ko ba yun? Upline, downline, relationship.
Siyempre, bago matapos ang lahat, bago maniwala ibang tao sa inyo, maniwala kayo. Saan? Correct. Huwag kayong maingit sa taong magaling magsalita, sa taong mayaman. Tama? May alam kami, hindi niyo alam. Pero may alam ang bawat isa sa inyo, hindi namin alam. Kaya nga lahat tayo unique. Tama? Lahat tayo unique. Mayroon tayo kanya-kanya kagalingan. Isa pa. Ba't maganda ang global? Hindi ko lang tuturuan pa paano umaman. Ang potensyal mo lumalabas. Hindi wala ba kayo lahat ng tayo potensyal? Lahat ng tayo magaling. Yung nga lang para lumabas ang galing mo, you need somebody na magpupo sa'yo. Tama ba? Kailangan mo nagpupo sa'yo para lumabas yung galing mo. I still remember, hindi mo ganito kalakas ang loob, humarap sa maraming tao. Diba? Nagkataon lang, nagdiwala sa akin yung upline ko. Yung mentor ko. Parang mentor. Kasi ganito yan eh. Yung upline ko, stuck ko sa hotel. Gusto mong paturo? Siyempre, kulang pa experience niya. Pinuntahan ko yung mentor ko. Sabi ko, upline, baka gawin ko. Kung ako ito, ito yung staff ko, may upline ako ito, ito yung upline namin. Ito yung top earner, mentor, marunong, may resulta. Itong taong ito, pag nagpatawag sa akin, cancel ang itong. Siya ang priority ko, kasi nausapan kami. Gusto matuto, pag natawag kita, hanggat maaaret, cancel ang itong. Wala din napatawag ito. Shopland, pa-upland, talaman. Ako yung dahilan na kapag natawagan ng upland ng mentor ko, nanggigigil ako. Bakit? Feeling ko napaka-importante ko naman. So, dinami-dami ang dahilan para tawagan ng upland, importante ka naman. Iba sa inyo, tinitext yung upland, natawagan ng upland, hindi mo napansin. Tama? Importante yun. Maswerte ka, nag-invest ang oras yung upland sa'yo. Eto, tumawa. Bro, ay upland power! Pare, bukas, meron mong magpapi, sama ka sa akin. Yes, upline! Isama mo rin yung direct upline mo. Yes, upline! So, doon na kami. Yung upline ko, umatay sa 130. Sa mga ginagawa sa bahay, sa Pasig, sa Rambo. Si mentor, speaker, eto senaryo. Doon mo senaryo. Ha? Ang tao, malaking bahay, mga 20-30 tao. Vis-a-vis yung mentor namin. Sabi ng mentor, good morning! Ladies and gentlemen, napakaswerte po ninyo. Bakit? Ang ganda ng ating pag-uusapan negosyo. Napakaswerte ninyo. Bakit? Grabe! Ang magpapaliwanag ng business, itong taong to, ito po ay taga-hotel! Alam mo sabi ko? Pare, grabe no? Mayroon palang ibang taga-hotel dito. Ha? Itong taong to, ito po ay boss sa Hyatt Hotel! Pare, grabe no? Boss sa Hyatt. Diba ako yun? Sabi ng sponsor ko, sorry ko yung mga yun. Ladies and gentlemen, join me welcoming Mr. Arnel Limpil! Ano, Arnel Limpil, tatayo hindi. Tatayo, pagtayo na kami Limpil, good morning! Ha? Good morning pala sinasabi ko. Hindi ko malaman kung magkukulaps ako o maiihi sa nervyos. Ano bakit? Oh. Number one fear, ano? Number one fear, fear of talking in front of so many people. Hindi ko madali magsalita sa harap ng maraming tao. Tama? Paano pag nagkamali ka? Kapag nabugil ka? Tagtas yung laway mo. Parang basang-basang nila. Diba? Ang tayo na nabahay ang sasasabihin mo. Nakatingin sa'yo, nakakatakot yan. Oh, hindi nyo pa kayo lahat naging speaker, pero mayroon kayo idea ng ibig sabihin. Kasi lahat tayo, naging estudyante. Yes or yes? Yes. Sa school, mayroon ba oral recitation? Yes. Oral kayo estudyante, teacher ako. Oh, pasok ang teacher. Good morning, class. Morning. Panane. Class, be ready, na? Because we have the rehearsal today. Oh, kapag naging recitation, ano ang mayroon ba na reaction ng estudyante? Ano? Ganito ba? Ganito? Reaction? Ano ang story? Yes or yes? Ngayon hindi ka makatingin sa teacher. Bakit? Kasi pag nagtugma,
ang mga mata nyo. Kasi yun ang natatawa. Yes or yes? May magbit kasi yun eh. Kaya gano'n, oh, oh. Yes or yes? Ano sa mga teacher? Ah, ayaw niyong tumingin, ha? Kumukuha ba ng class card? Yes, di ba? Habang kumukuha ng class card, may magnet din yun. Huwag saan ako matawag. Huwag saan ako mabunot. Hindi ba't ikaw nagugunot? Tama? Parang ganito. Sino first timer dito? Sino first timer dito? Ang laki. First timer, laki. First timer ka po? Sir. Nag-wits ka? Dati? Ganda ng boot mo, no? Oo, ano? Bago! First timer, di ba? Ganda ng boot mo. May cellphone ka? Wala, gusto mo cellphone? Taga ko. Mayaman ako. Wala cellphone. Ano yung isip nyo? Ano mo? Ba't may heartbeat? Hindi ba agay yun? Well, office nga naman, pata ka rin. Pag-aaralin ka pa. Pangalan. Alexis, pangalan pala po. Alexis, yun. Ito. Criminology. Pag-ibigis ka! Criminology in trend! Sir, bibig mo lang po! Pulis na ito pala po. Nagbibig mo lang po, sir! Halaki po ako, halaki! Sabi naman ba sa ayaw? Hindi ako bading. Alexis, first timer tumayo. Tama? Malakas na loob niya? Pero naman, hindi niya nagalagay ko sa kanya, tumayo siya. Ang tawag doon, lakas ng loob. Kapal ng mukha. Ngayon, Alexis, sa global pagpakapal ng mukha, kumakapal ang pitaka. Tama? Oh. Ang point ko ganito, Alexis, hindi niya alam ang gagawin ko tumayo. Parang eskulahan, recitation. Minsan sa school natin, kapag mayroon recitation, may tinatawag tumatayo yung estudyante, hindi alam ang sagot, pero tumatayo. Kapag sumagot, mali ang sagot, ang gagawin mga tao katawanan. Tama? Oh, Alexis, what's the answer to my question? Ano ba may question ng teacher? Patayo, Alexis. Regards to your question a while ago, no? Actually, ma'am, no, actually, to tell you honestly, right now, I cannot answer the question. Why? I don't know the answer. Kapal na mukha niya, kasi magtawanan. The moment to ngayon yun, matapang yun. Tama? Ngayon, dalawa ang pwede na yun na Alexis pag-uwi. Either, hindi mapasok kasi napanya, pinagtawa yung estudyante, na classmate niya. Or, ma-challenge. Sabi ni Alexis, next time na mag-aaral ng recitation, hindi ako papayag na mapahiya. Mag-aaral sa Alexis. Para next time mag-aaral ng recitation, prepared siya. Exactly the same nangyari sa akin. Pagtayo ko pala sa Alexis, good morning! Blackout na ako. Power! Ano pa? Grabe! Kulahan mo tayo pa yaman! Di ba, Prime? Wala siya na yaman. Tsaka mas maganda nyo kapag siya, no? Siya pa yung tutuloy. Apo, tuloy mo na. True story yan. Mayroong pangyayari na pinasa ko ang microphone sa mentor ko. Napahiya ako. Nablanko ako. Dalawang pwede kong isipin. Either mag-quit ako dahil napahiya ako. Boss ako sa hotel, iniyamo ko. Or, ma-challenge ako. Ba't ma-challenge? Na-realize ko na this is my own business. Na-record ko, ang magpapayaman sa akin ako din. Hindi pwede hindi ko alam ang negosyo. Diretso ang tayong lahat ngayon. Hindi pwede hindi mo alam sa negosyo. Ang ginawa ko pag-uwi ko, gigil-gil ako. Gusto ko mag-practice ng OPP.
Yung mga yaya ko doon, tawag, yaya, pasok. Pati yung yaya ko doon, pasok. May sinyal, limang sinyal. Mga yaya, dapat upo kayo dyan. Upo yung mga yaya. Mga yaya! May mga pangarap ba kayo? Sabi na yaya ko, ha? Kaya? Wala pang sundo. Ha? Ano ba pwede yaya? Ikaw to yaya. Eh? Ano? Pag-inibutan yung mga kapwa, ilalaman kayo mga yaya. Pinapwede ko yung mga yaya. Kasama hindi. Hindi sasama, pero panalo pa rin ako. Why pinag-practicean ko lang yun? Sa bahay namin, pag may kolektor dati, iniiwasan ko. Ano ko na kolektor? No, he ran roads and it worked in business. Every time yung kolektor, winagalkan ko siya. Mr. Limpin, medyo malaki na yung bill ninyo. Ako naman, very attentive. Oo nga pala. Alam ka ng bill ko. Alam mo bro? Ha? Yung sipag mo yan. Ikaw to. Kapag hindi ka may kapag mong kolektor, tsaka kolektor, kayo mga kolektor, wala ba kayo kolektor? Dumating sa oras, wala nang halos gustong maningin sa bahay ko. Ano nangyayari ba sa inyo? Umiinas na! Yung kapitbahay ko, kapag dumata sa kali ko, pare, down muna! Ang sipag mo, ikaw to, di ba? Dumating sa oras, yung kapitbahay ko, kapag gadaan, ito, tsura. Ano ba kasi lang? Ano ba kayo? Babalik yun. Huwag ko lang makausap. Natawa-tawa kayo. Nangyayari ba sa inyo yan? Dumating ka palang nagtatakbuhan na sila? Para kayo nakakahalang karamdaman. Yes or yes? Kaya nagtatakbuhan ng mga prospect nyo, wala kayo sa timing. Yun na napag-aralan ko. Through experience, kailangan pala may timing ka. Kaya manghiwasan ka kapag nakikita ka ng kaibigan mo, recruit, recruit, recruit. Tama. Ang tao yung alibiyan pa lang ma-recruit. At timing ka. Dati, kapag yung okasyon, dahil ang inimbitahan, binyag, kasal, piyesta. Pero naging networker kayo, iniiwasan ka na, napapasin nyo? Yes or yes? Kaya kayo iniiwasan kasi sinisira ng mga okasyon. Natutipin-tipin kayo, nagkakasalahan, nagliliyak yung mga mata mo, oh, tagalit yun. See? Pag meron kayong kasayahan, hindi mo yung okasyon. Ang ginagawa mo, pinag-prospect mo ito, yari ito sa kanya mo, ba ba? Totoo ba yan? Okay lang yun, pero dapat i-timing ka. Binyagan. Binibinyagan kita, tsaka, tsaka. Pero ano, tapos ang binyagan, mga pangarap ka ba? Party, yun. Disco. Pare, rami ah. Ano man, may pangarap ka ba? Ano ka sa timing? Eh, masama yun, ano, burol. Eh, ba, masama burol, pare? Walang patawag, burol. May kabao, di ba kabao? Namatay yung best friend mo, di ba? Siyempre, ikaw naman, namatay yung kaibigan mo, best friend mo, puntahan mo yun. Umiinabuta mo, umiiyak. May kabao. Wala ko. Narating ka pa? Oo. Brad. Condolence. Concerned ka, di ba? Sabi nung kaibigan mo? Brad, ano bang nangyari sa lola mo? Last week yun, pari, kita ka. Lakas-lakas pa rin lola last week. Tapos, dumalo yung nanay niya. May nanay pa lola mo? Daling Cebu. Bilang si Butchon, si Butchon. Yun, favorite ng lola ko. Tawag, pinuha yung batok. Inervous eh. Ha, kaya ba siya namatay? Hindi, hindi yung dahilan. Kasi yung nana ng lola ko, dumating yung auntie. Ang auntie pa yun, pare. Eh, kasi di pa tara Pampanga, magaling gumawa ng kare-kare. Lalo na makare-kare, pare. Inervous ba yung kare-kare? Hindi, yung pag-uwi. Inervous pa yun. Pakialam mo pa eh, pare. Huwag ka magaya. Para hindi ka magaya sa lola mo. Kailangan ng kaulitos.
ako, kailangan mo to, di ba? Alam mo to, pare, according to stat, to, tutunawin ang bad cholesterol mo. Alam mo to, ito yung staro, pare, para ito yung bad cholesterol. Magdrobo ka pa, alam mo nga ka. Ito, pero puso mo, di ba? Ah, meron bang hot water dyan? Ha? Abangan mo, mapuputo nga, mapuputo. Magdrobo ka, walang nga ka. Ano kasi tawag mo? Eh, kaya baligin mo, pero, baka, siyempre, maraming pangat, pagaling ang labi, baka langit, pagaling, kubangit, pagaling, parang mahirapan ka, kailangan puwit ka, kailangan malakas ang resistensya mo, ito, parang, puso. Alam mo ganito, malakas to, kasi strength test tayo, strength test. Nag-strength test ka pa, walang nga ka talaga. Hindi pa yung kataon, may salamin. Pare, ikaw to, ikaw to. Pababangin mo naman na lang niya kayo! Siyempre, exaction. Ang point ko lang. Hindi, alam niya kayo. Anong bilik-bilik to? Nalaka pa ba sa inyo? Bakit natatawa? Pwede nangyari ba? Kaya nang iniwas na kaibigan niyo, wala kang timing eh. May timing lagi sa pag-iimbita. Yung good news, yung pag-usap natin mamaya. Ano mga alas dos? Okay lang kayo. Are you learning? Yes! Next, you have to believe in yourself. Tama? Guys, believe in yourself because you are a champion. Kaya ba naman walang champion kayo? Yes! Ano naman, di ba? Champion kayo. Kasi minsan, kaya ang buhay natin, miserable, pangit, hindi maganda o maganda, depende yan kung paano mo tanong sarili mo eh. So ngayon pa lang, bigisingin kita, kung gusto mo magumanda ang buhay mo, maniwala ka sa sarili mo kasi champion ka. Papatunayan kasi yung champion kayo na walang mali siya, walang malisyoso dito ha. Ito ka ano mo. Walang milyong similya tayo. Sponsor, walang mali siya. Ha? Yung similya, milyon-milyon lang. At nabibigil ko, nung nakakarang araw lang, yung similya pala yan, na-research ko yan eh. Yung mga similya pala yan, wala palang ginagawa yan, kundi mag-meeting-meeting. Sabi ng mga similya, mga kapulat mo similya, kanina, mga bibig ko. Sabi ni Daddy, may gagawin siya ni Mami. Mamayang alas 11. Ha? Pag sigaw ni Daddy niya, ayan na, takbuhan na tayo. Ha? Yung meeting dalawa eh. Umumpisa ng alas 10. Ang tawag daw doon, warm up. Isang lugar na tahimik, madilim, wala kang marinig kundi dalawang nila lang na humahalinghong. Pwede na. Tentative na nasa. Tumahampas na lang. Pagputok ng alas 11, sumigaw si Daddy, ay, palay! Wala ka pasok. Wala ka pasok. Ha? Ang tanong, sila ba yung mahinaan ng loob? Hindi. Sabi ng mga similya, huy, mga similya, huwag tayo mahinaan ng loob, ha? Katatapos lang yan, ha? Huwag tayo mahinaan ng loob, naprosmas lang ang tissue. Tissue ko lang, pinigit sa ulo, siya, di ba? Diba? Umpisa na, alas 12 daw, may second night, alas 12. Kakatapos lang, ha? Umpisa ulit, oh! Mga 11:15 na ulit, meow! Mga 11:40 na, grabe! Power! Pagputok ng alas 12, sarili naman! So, dinami-dami ng mga similya na nag-una-unahan, papunta sa nanay natin, ikaw ang nakapasok. Hindi pa doon pa lang ay champion ka na. Yes! Tama, tama.
Kung champion kayo, you deserve a good life. Tama? Kung champion ka, kailangan magandang buhay mo. Huwag niyong mamalutin ang sarili mo. Magaling kayo. Tama? Kung kayo ay ipinanganak na mahirap, hindi niyo kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Totoo ito? Kayo gumagawa, o tayo gumagawa ng buhay natin. Kung ba tayo dito? Tayo gumawa nito. Kaya huwag kang isisi sa iyong mga tao. Malawanag rin. This gentleman, just believe in yourself because you are a champion. And learning. Now, next. Na-check mo ang attitude mo, yung belief mo, lumalalim na. Kaya na sabi sa inyo, you have to do the business very, very seriously. Para ikaw, para si Rizzo mo, negosyo ito, kailangan ng matinding commitment. Hindi basta-basta commitment, kundi matinding commitment. Compelling reason. Reason mo ba't mo ginagawa itong ginagawa natin. Hindi ito biro. Di ba? Kahit nagkakatawanan tayo, part ng presentation, may konting kwento, may konting Diyos, para wakam unto Him. Pero malalim ang negosyo ito. Kabuhayan, pangarap ang pinag-uusapan. Tama? So may commitment kayong kailangan. Ang lahat ng bagay kailangan sirisuhin. Ang tip ko sa inyo, you have to do the business, very, very seriously. Do the business whatever it takes. Gusto maging successful, magmula ngayon, huwag na huwag lalabas, read mo. Kaya hindi ka atin sa mga seminar, kaya hindi mo gagawin na yung global. Kasi. Kasi malayo, kasi makakapuyat, kasi malipasan ng gutom. Ngayon pa lang, gusto mag-succeed, kailangan meron kayong kursa. Bakit negosyo mo ito? Para kumunsa ka, ang motivation mo, gagawin mo ang global hindi para sa'yo. Kung kayo pag-uusapan, wala ibang tao pag-uusapan. Kung kayo lang, malamang komportable sa buhay mo ngayon, bilang ikaw. Tama o tama? Hindi mo ginagawa ito para sa'yo lang eh. Gagawin mo dapat ito para sa mahal mo sa buhay. Anak mo, asawa mo, o magulang mo. Para walang taong kaya magpahinto sa inyo. Believe me, people, kapag ginawa mo isang bagay para sa mahal mo sa buhay, walang taong kaya magpahinto sa inyo. Tama ba yan? Guys, kapag gusto mo yumaman, at ikaw sa seminar ako apply, umuulan eh. Maaraw, mainit. Hindi ka pwedeng umuulan, hindi pwedeng mainit. Anong tamang klima para sa'yo? Yung tao walang ginawa, kundi mag-complain, yun ang tao walang resulta. So ikaw, pag yung tipong distributor, wala kang ginawa, kundi mag-complain sa kumpanya, mag-complain sa apply mo, isa lang ibig sabihin, malamang wala ka resulta. Yung humikita sa global, wala kang complain marunig dun. Tama? So dito pa lang, meron pala sign. Kapag pala angal ka, maiwanan ka dito. Ano commitment? Sino dito nagalap pa sa maraming lugar? Taas ang kamay. Pampanga. Sino pa? Cavite. Japan. Ano pa natin gara sa Japan? Ano pa natin, Joe? Si Edna, nabit ko kahapon. Diba? Imagine mo, nag-galing Japan, nagpunta dito, na-witness siya nangyayari sa global. Mas yung belief system niya, mas lumaki. Tama? Meron kanyang sarili motivation si Edna pag ginagawa ang global. Tama yun? Ibig sabihin, kapag ganyan ang puhunan ninyo, meron kayong lalim ng dahilan, ba't ginagawa ito? Walang taong kayo magpento sa inyo. Pampanga, Bulacan, Laguna, Cavite, Japan, tama? May mga Justin TV na nunod ngayon. Ibig sabihin, may mga taong si dito. Sino yung mga galing pa sa trabaho? Tasa kamay. O, ang dami din. Commitment din yan. Kasi, kung empleyado kayo, malamang ang pasok mo na 7, tama? Ang gising mo na 5, huwabi ka sa traffic, nakipagagawang ka sa bus, sa taxi, sa jeep, para makarapin dito. Mamaya, huwag ka na stress. Tapos gising ka na 5 na naman, wala commitment. Tama? Pwede mo natin. Gusto maging successful? Gusto malaman? Paano dapat gawin? Mag-mindset ka. Last card mo, yung global. Kahit may trabaho ka ngayon, kahit meron kayong negosyo ngayon, ang mindset mo, last card mo to. Kasi pag last card ang hawak mo, believe me, iba ang galaw mo. Subukan mag-uro ng cards. Tongues, posuidos. Pag-uro ka, pag last taya, ano tawag sa cards mo? Last card, tama? Gagawin mo na lahat ng paraan para manalo. Kasi pag natalo ka, tatayo ka, uuwi ka, ang tawag sa'yo, loser. Talunan. Ang pinakamasakit sa buhay ng tao, tawagin talunan ka. Kung makapal ang mukha mo, natalo ka sa cards, sa game ng cards, huwag ka umuwi, tumuyo ka lang doon. Maghintay ka ng balato. Tama? Ang point ko,
kapag naglalo ka ng cards at last card doon, you will do your best para manalo yung cards mo. Natapat, pangit, ayusin mo yun. You will give your best para manalo yun. At minsan nangyayari, paglabas mo ng card mo, uy, nanalo pa yun. Bakit? Mas pangit pala ang baranang kalaban mo. Guys, good news. Sa Global may cards kayo. Ang good news, napaganda ng cards nyo. Aayusin mo na lang. Okay? Kulit ka lang. Huwag ka mag-complain. Do the business, whatever it takes. Iba-iba ang level ng commitment. Sabi ko nga sa'yo eh, kung 2-5 lang ang gusto mo, kahit ang level ng commitment mo, mababaw, okay lang yan. Pero kung gusto nyo, ang commitment mo, ang pangarap mo, malaki, kailangan malaki ang commitment nyo. Maliwanag ba yan? Now, nakapag-commit ka na, gigil na gigil ka na ngayon. Anong na-off guess mo gawin? Siyempre, kapag gigil na gigil ka na, ang tendency niyan, gusto mo na umulit. Bakit? Hindi para matulog, kundi mag-mospec. Tama? Grabe, tama yung speaker, gigil na gigil ako. Here comes the reality. Apo, saan katerbang discouragement naman ang aabutan mo? Ang discouragement, mahirap o napakahirap? Kaya nga marami nga wala, hindi kaya tanggapin ito eh. Kung ang discouragement mahirap, madali ba ito? Madali ito? Sagot, hindi yung madali, napakadali yun. Ngayon pa lang po eh, kung mahabangan ka sa 20 minutes ko, pwede kayo lumabas, pwede tumalo, pwede kayo umuli. Pwede kayo umuli, pwede kayo mag-quit. Well, let me remind you, mag-quit ka, hindi kayo nag-quit sa speaker. Hindi kayo nag-quit sa sponsor mo, sa apel mo. Hindi kayo nag-quit sa Global, nag-quit kayo sa chance nyo na makuha yung pangarap nyo. Mag-quit ka ng pakalam namin, mag-quit ka. Nag-quit ka sa pangarap mo, hindi sa pangarap namin. Tama ba yan? Wala akong tao nakita, bari, grabing yaman. Ano ba yaman niya? Nag-quit yan eh. Wala yung ganun. Ang maganda sa Global, good news. Give me that good news. Ang good news sa Global, walang nati-fail sa Global. Grabe, no? Good news ba yan? Oo, para sabihin kang walang mag-quit sa Global, good news yun. Walang nag-fail sa Global. Nag-quit lang. Ibig sabihin, huwag ka mag-quit. December 4, 2012 hanggang December 4, 2013, do the business very seriously, you can create result. Imposible walang resulta. Gano'ng kalaki? Malaki ba muli? Hindi ko alam. Mas importante, may resulta ka. Parang karunang kabayo. Pagputok ng baril, bang! Yung kabayo tumatakbo. Meron na ako una. Meron na akong huli. Tama? Pero kahit na ang huli ka, ang punta mo finish line. Yes or yes? But basta if you're running on the right direction, ang punta mo finish line. So yung Global, may kakakotche ng 3 months. May kakotche ng 3 months, 6 months, 1 year. Regardless kung kailan ka nagkakotche. Mas importante kapag tumuloy ka, may kotche ka. Kahit pala ba yung kabayo mo, nakarin mo. Tamang direksyon. Punta mo finish line. Kabayo, buhatin mo. Punta mo finish line. Right direction. Yes or yes? Hindi literal, kabayo binubuhat. Yun yung puyat, pagod, gutom, rejection. Ang maganda eto, pag nagkakotche ka, hindi nyo makikita lahat ng hirap. Ang nakikita mo, yung ganda ng kotche mo. Yung leather, yung lamig na aircon, yung music, pipit. Tama? Alam nga nga, dress ko, grabe, 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 hinuturan mo, tapos buksan na yung bintana, Brad! Uy na, Brad! Ingat! Ha? Hindi, gusto ko yun na, makawawa naman, di ba? See? Ang point, lahat ng hirap, pagod, makakalimutan lahat yan. Ang makikita mo, resulta mo. Are you learning? Yes! Now, hindi pagkukulit ang paraan para maiwasan discouragement. Ito yan. Para ang discouragement ay may iwasan, from now on, do not entertain negative thoughts. Magin mo dyan, do not entertain negative thoughts. Danger yan eh. Second, avoid talking to dream stealers.
Ang masama sa atin minsan, nature ng tao, Pilipino, pag may nakita kang bagay, bago ka gumawa ng desisyon, humingi ka ng opinion sa ibang tao. Bago lang humingi ng opinion sa ibang tao. Bisyo lang, na right person, humingi naman opinion. Umati ka sa inyo, grabe, paro. Paglapas mo, bro, grabe, umati ako sa inyo, ang ganda pa ng Englobo. Yung pangarap, ang lino, makikita talaga, kukurin. Parang tingin mo, totoo kaya yun? Nangyayari yan? Tama? Huwag kang hingi ng opinion sa taong walang alam sa global. At pangalawa, huwag kang hingi o magatanong ng opinion sa taong nag-aim global pero nag-quit. God, di ba nag-aim global ka before? Nag-quit yun, ha? Maganda ba yung global? Alam mo nga, sabi sa'yo nun? Turo-turo lang ka rin niya kung paano mag-quit. That's the reality. O, ito, tanggapin mo to. Alam niyo ba, pag nakakotse ka, pag nagkakotse, yung ibang kakilala mo, yung ibang kaibigan mo, do you think mahutula sila? May espesa sa kotse mo? Ulitin ko talaga, pag nagkakotse ba kayo, ang tingin nyo, mahutula para sa inyo yung tao na kaibigan mo? Isang mahutula, pag nagkakotse ka, ang kanilang makikita, sila walang kotse. Hindi nakikita ang gano'n ng kotse mo. Isipin nyo, may kotse to, kuwala. Ingit ang iniray. Tama? Hindi pa pangalapin na kaibigan mo na mag-succeed ka, lalo na yung inibitahan mo, i-reject ka. Kasi kapag yumaman ka, sampal sa kanila yun. Yun ang reality. Tama? So, motivation number 3. Ba't ka maapektuhan ito? Sa lahat ng mga tao mag-discourage sa inyo, hindi sila ang magbabayad ng tuition fee ng anak mo. Tubig, kuryente, pamalintag, grocery, kayo magbabayad. And since kayo magbabayad, ba't kayo magpapa-apekto dyan? Isip din pala ang labanan dito. Kung paano mo ito pinan ng mga bagay-bagay sa paligid natin. Huwag ka magpa-apekto sa mga discouragement. Iwasan to sa umpisa. Pero habang tumatagal, kung ang discouragement ang pinakamahirap, ang discouragement ang dahilan kung bakit maraming nawawala, ang discouragement din ang nagiging dahilan kung bakit mayumayaman sa global. Paano mangyari yun? 7,080 ang kailangan mo para mag-join? Yes. Madaling ito. Paano ka pa inibitahan mo? Left side mo, pumutok. Right side mo dumami. Left side, right side dumami. 1-5-1-5-1-5. Maganda ba yan? Yes. Maganda para sa'yo. Kumikita ka eh. Yung download mo, nag-imbita rin. Left, right, wala sumasali. Palapitan ka? Upline. Anong gagawin ko? Walang sumasama sa akin. Nahihirapan ako. Itunod mo ako. Masabi sa downline mo. Ano? Nahihirapan kayo? Yari tayo yan. Ano nagawin natin? Hindi ko alam. Tama? Bakit? Hindi mo alam. Hindi mo kasi naranasan yung naranasan niya. At huwag mo sasabihin at wala kang karapatan, sabihin ang downline mo, okay lang yan. Kaya mo yan. Wala kang karapatan sabihin na okay lang na kaya mo yan kung hindi mo naman dinanas yung dinanas niya. Tama? Ang tao magaling mag-motivate, ang tao magaling mag-train, yung taong bugbog sa discouragement. Tama? Kung gusto mo magaling mag-train, mag-motivate, kailangan maranasan mo yan. Ito pala ang magpapaganda ng story mo. Tama? Kasi yung dami mo kapag nahihirapan, lalapit sa'yo, mangingiti ka lang. Yung mahirap mo, walang kwenta yan. Gusto mo ikwento ko sa iyo lahat, mahirap ko? Mike McLaughlin, bago maging ganyan, sa katod ang puyat yan, ang dinanas yan. Lumulubog ng mga mata, mga piskidubo, namamayat na yan eh. Nagpuputo ko ng mga pimples. Dito, kung kayo habang ginagawa yung global, at paganda ka ng paganda, nakakatakot yan. Pag umpisa ka, gumaganda ka, nakatakot yan. Kailangan ang pangat na rito, pwede ka lagi, no? Ito ka masyad ng pangat, dati lang yun. Yan, pwede ko rito. Ang pwede ko rito, ito ang dahilan kung bakit marami nga wala. Ito rin ang dahilan kung baro ka magiging successful. Kasi ito ang motivation mo, eh. Ang discouragement, parang pelikula. Kontrabida ba ito? Sagot. Ang pelikula gumaganda, hindi naman dahil sa bida, eh. Ang pelikula gumaganda because of kontrabida. Mas maraming kontrabida ang pelikula, mas exciting yun. Ibig sabihin, pag maraming discouragement, along the way, habang ginagawa ang global,
Marami kayong kontrabida, marami discouragement, isa lang ibig sabihin nun. Siya ang nagpapahanda ng inyong pelikula. Tama? Blockbuster lang dito. Discouragement, you get peace everybody. Kahit anong gawin nyo, hindi pwede i-please lahat ng tao. May isang kalabaw. Ano yung kalabaw? Yung kalabaw, wala din naman, nataba eh. Talakad oh. Kalabaw siya, di ba? Ako lumalakad yung kalabaw. Biglang mo yung sabalang. Nakakita ng mga tao, pare kalabaw! Naku, ang laki pare! Tulungan natin makahahon! Ang laki bro! Ang hirap iangat dyan! Ang gawin natin, since pare iangat dyan, paano di sa marapan, dyan natin sila libing. Talino, di ba? Hindi makala nga yun, kawala naman ito. Unti-unti mamatayan, kung pinabayaan mo, madali natin kamatayan niya, dyan natin sila libing. Ginawa ng mga tao, hukay, tabon, hukay, tabon. Alam mo ginagawa ng kalabaw? Lahat ng mga lupang tumatama sa likuran na pinapagpag. Ginawa ng mga tao, huwag, tabon. Ginagawa ng kalabaw, pinapagpag. Nung pinapagpag. Cute ba, cute? Cute ba? Hindi, pinapagpag eh. Pinapagpag. Yung kalabaw bro, nakatakas. Bakit? Lahat ang pinapagpag niya, inaapakan niya, pinapagpag, inaapakan, nakatakas yung kalabaw. Walang pinagkaiba sa aim global. Lahat ng mga taong mag-discourage sa'yo, ipagpag mo, apakan mo, hanggat makuha mo ang pangarap sa iyo. Tama? Hindi ibig sabihin, naging dati. Ito ang mag-dalawang kung bakit maraming alaman, hindi makakalaman. Ito rin ang maganda ang magpapalaki sa grupo nyo. Tama? So, ibig sabihin, yung mga bagay ang papahalap sa kanila, sa ating pala blessing. Diba? Ingal ka mo ito. Woo! Pangit ang inyo. Pangit talaga. Ano pa nga? Kami-kami-kami. Buskaris ko nyo. Ano na din? Laging pa. Kami-kami-kami. Buskaris ko pa ako. Ingal ka mo. Lahat ang buskaris mo. Ang mahal ang produkto. Hindi ka dito. Ano pa? Bugbugin mo pa ako. See? Ibig sabihin, every time the discouragement can listen, I'm not the discouragement. Kailangan kinakalyo ang dibdib mo. Yan ang mga sign. Anong sign? Kinakalyo ang dibdib mo. Ay kinakalyo, hindi ka na nakakarandam. Ngayon, kapag ito'y may encounter mo pa, kapag ito'y may entertain mo pa, isang ibig sabihin, hindi ka pa handa. Pero pag para pagkaramdam mo, wala pa lang talaga, may kalyo na yan. Anong kalyo? Sino dito nakapagsuot na ng maskit na sapatos? Yan. Eh, maganda. Straight shot. Diba? Pinipili pong pagkasya ang paa mo. Parang masikap, hindi kasya yan. Kasya, yung madaliri mo, nakalipo na lahat. Kasya. Diba? Kasya. Magpapaltos ba? Pag mapaltos, masakit? Nakakabalat at tanggal yung balat? Maganda eh. Shot ulit. Isang munggo. Isang buwan. Kayo na yun. Kahit isuot mo na suot yung sapatos, hindi mo na marandaman. Kasi ang kapal na ng balat mo. Kailangan, ang discouragement ganun din. Time will come, kakaluhin yan. Hindi mo na marandaman. Kapag kayo emosyonal hanggang ngayon, believe me, kapag emosyonal ka pa hanggang ngayon, yung inimbitahan mo, di dumating, nag-imbita ka, di dumating, nagkulong ka sa bahay, isang linggo, hindi ka kakain, di ba? Nag-iingarte ka, malayo ka pa. Di ba? Kasi masin sa tayo, hindi ka nagpukul, para ba? Oo, nangyari dito. Ay, naku, ay, yung dyan. Sabi yun, magbunta ka po, sir, tabi, hindi naman dyan natin. Sarap batuktukan eh. Di ba? Tama ba yun? Ah. Emotion kasi yun eh. Oo. Oh. Ito ang na-master, emotion. Tama? Master yung emotion. Pwede ka maglaro, pwede hindi. You can choose to be happy, you can choose to be sad. Kapag nandiyan ka, pwede ka malinis. Or, pwede kang grabe. Ito siya sabi speaker, pag nandiyan ako pinapatibay. Depende sa iyo, kung paano ka titingin sa mga bagay-bagay. Kaya alam ko ba yan?
Gano'n ka bilis mag-change ang emotion? Halimbawa, may inibitahan ka, kausap mo yun, bigibigibigib ka, pare, ikaw to, ikaw to, ikaw to. Sabi ko, kausap mo, pare, grabe, ang ganda naman yung pambahira. Ito, ba't yung iyon ako inibitahan? Ang ganda-ganda pala niya, ha? Tuwa-tuwa ka. Oo, siyempre, ang ganda to. Oo, 3 heads. Kaya yung 3 heads, 7 heads. Yes, 7 heads. Ano ang pakiramdam mo pag 7 heads siya? Pag gumaganda ang bilog mo, di ba gumaganda, pare? Kung, how sukat-sukat, pag wala pa ng coins, ito pare, control. Ha? Diba? Excited ka, diba? Yung 10 peso, yung bisa lang 10 pesos, diba? Ikaw to, ang ganda ng bilog mo, kasi 7 heads siya. Paano buka, anong buka? RGs. Pwede na ako 7 heads. Bukas yun. Pwede mo ginawa, makakatulog ka. Makakatulog. Ito, this is it. Kaya. Malamang alas 9, wala sa agot ng place ko na. Ako wala mauna. Malapit na mag alas 10. Wala pa siya. Pag-30 na, ano traffic? Traffic, ha? 11:30, ba? Baka nasa ATM, mag-i-withdraw, di ba? 3 p.m. na wala pa. Usapan ni last week pa yun. Hanggang ngayon wala pa. Ano pakiramdam mo? Apektuhan ka? Tama? Ito yun. Ito sekreto. Pag mula ngayon, ito pinakamagandang mensahe ko. Kapag dinaya yung global, sa mga taong kausap mo, kapag in-Indian ka, kapag nangako darating, kapag nangako na mag-ibigin at hindi tulupad, tandaan mo, hindi mo control ang desisyon nila. Ang may control, sarili mo kung paano ka magre-react. Tama? Kahit mga ako sa'yo, nag-asabi na dyan. Aga ng hindi ako, inantayin-tayin mo, dumatayin, wala kang karapat na magalit. Hindi mo siya control. Hindi mo siya empleyado. Ang may control, sarili mo. Pero pag hindi dumatayin, talo ka, hindi. Dagdag sa experience yun. Dagdag sa kwento. So, walang talo. Eh, ba't ang ginagawa yung global, wala kang talo. Lahat panalo. Guess you ba ako? Tama? So, ngayon, pwede ka magalit, pwede hindi. Gano'n ka bilis mag-change ang emotion? Ang bilis mag-change ang emotion. Pag-ibig mo ang senaryo. Are you listening? Yes. Nasa church ka. You're praying. Nakaluhod ka. While praying, meron mga bata na naglalaro sa likuran mo. May storbo ka. Magalit ka, hindi. Nasa simbahan ka, magalit ka pa rin. Of course, normal yun. Isipin mo, itong bata ito, nasa simbahan naglalaro. Malito, nagalit ka. Mas nagalit ka kasi nakita mo yung tatay na sa kabilang upuan, nakatingin lang. Mas nagalit ka? Dahil sa galit mo, tumayo ka, pero tawa mo, Brad. Anak mo ba yung bata? At ang lakas na doon sumagot. Oo, Brad. Anak ko yung dalawang bata ang lalaro. Ano ka ba? Anak mo? Naglalaro? Kasi ba? Hindi mo nasawa yun? Nag-alasan ako yung storbo, hindi mo nasawa yun? Ano ka ba naman, ana? Sabi ng tatay, Brad, anak ko ngayon dalawang bata. Actually, kagagaling na namin sa kabilang kanto, doon sa may ospital. Kasi kanina yung pasawa ko, mamalengke, nagmamadaling umuwi, pagtawid, nasa kasahan ng taxi yung asawa ko. Ang masakit nito, namatay yung asawa ko. Ito ang pinaproblema ko ngayon. Hindi pa alam ang dalawang anak ko na patay na pala ang nanay nila. Magagalit ka pa. Magagalit ka pa? Ganun kabilis mag-change ang emotion. Pwede ka magalit, pwede hindi. Isis ngayon, umuti ka ng hindi o. Pag may nag-reject sa'yo, nangako, ng Indian, hindi dumating, nag-pay-in, hindi dumating, alam mo na, ito na yung sinasabi ni Arnel, master ko emotion ko, hindi ko sila control. Tama? Are you learning? Sa mga nangyayunit? Ha? Sa mga nangyayunit, pwede ko. Iba, di makatayo, no? Kasi pag tumayo ka dito, lahat ng tao titingin sa'yo.
Hi. Walang pangarap. Di ba sa'yo, hinihila, dumatay yun, no? Kasi, pag tumayo ka, lahat ang tao titingin sa'yo. O, kaya mo tumayo, sige, sabi ka mo umihi. Hello. Tigil na lang. Baka tayo, prepara? Hey, Lenny. Nag-enjoy pa kayo? Nag-enjoy pa kayo? Importante, nag-enjoy ka sa ginagawa natin. Alam mo pa, nangyayaman ka, ba't ka puro problema, ba't puro kaangal? Tama? At ang tao, para makita mo kung doon ka nag-enjoy, kailangan makita sa tsura mo na meron kayong excitement sa katawan. Tama? Si Mike McLaren ba? Sorry, nandiyan siya eh. Nakita mo siya mag-present? Mula ang present, matapos, puno pa yung energy. Jealous ko rin. Bakit lang dumi sa excitement? Pagtuloy pa yung, kahit nasabihin ni Jonas, ko rin, pasok lahat yun. Because of his excitement. Tama? Minsan kahit maganda ang mensahe mo, pag wala ka excitement, wala kang kwento, boring ka. Part ng presentation, ang tao gustong sumama sa taong masayahin. Yes or yes? Wala akong tao lakot ang gustong bumarkat sa taong putupin ng problema. Tama? Lahat tayo gustong sumama sa masayahin. Nung nag-aaral pa nga ako, pag may tropa kami, meron kaming kaibigan, pag may inuman kami, hindi siya nawala. Walang pera yun, pero pag may inuman kami, kasama siya lagi. Ang trabaho niya magkwento lang at magtatawa. Pero ba ganun? Kasi ang tao gusto maging masaya ng grupo. And since kayo mga networkers, kailangan yung daw mo excited pagkasama ka. Hindi lang nilaman dahil alam mo na masaya ang grupo ninyo. Excitement! Learn how to smile! Sa'yo mag-uumpi sa yun. Hindi mo kayang pasayahin ang downline mo, mag-excite sila kung hindi nakikita sa'yo. Ikaw pa lang mismo, umpisa mo na, learn how to smile! Everybody smile! Huwag sasabihin. Mag-smile kayo. Tama? Smile na yun. Smile, smile. Smile, smile. Smile! Pwede na yan? Masarap ba na hangiti? Kasi pag nakangiti ka, mas nauhaw ka, uinom ka, di ba? Totoo yun eh. Pag ang tao masayahin, yung blessing malapit sa'yo. Tama? So, ang tip ko sa inyo, para maging normal yung pagngiti sa'yo, kailangan masanay ka. Kailangan nung umpisahan. Umaga pa lang, umpisa mo na. Pag-isi sa umaga, smile and say a prayer. God is good. God is great. Smile. Yes! Payaman! Ganun. Ikaw ang magbibigyan ng magandang aura sa bahay. Tay, grabe sa tatay. Power! Macho ng tatay. Pag narin ka tatay mo, gawin na ang tatay mo. Nay, ang sexy na ako. Yeah, power. Kahit yung balimba na ako, okay yan. Power, sexy siya na eh. Kasi ikaw ang nagbibigay ng magandang aura sa bahay. Subukan mo pag-ising. Diyos ko, ano kayang kamalasan na nag-aabang sa akin sa araw na to? Subukan nyo lang. Wala umaga, tanghali, hapon, hanggang ka magagawahan, puro kamalasan yan. Subukan nyo. Umaga, smile, say a prayer. Pag medyo kulang pa rin, music. Kaya ba nagpapunto pa ng music sa bahay? Malakas na impact pag may sa bahay may musika. Huwag pag-listen pa lang sa bahay, news, manghihina kayo. Good news is no news. Tama? Mas worse ang news, mas bibir ng tao. Matabloid? Lola, ginahasa ng apo. Magkaibigan, nag-away, kinuha ang mata, pinagalang ipin, humiwa ang gilagi, balagin ang asin. Manghihina ka eh. Huwag mo mahihila ka. Lahat ng news basahin mo, wala rin umaga ang katanghali, pero ito ng hapon, hinahina ka na. Ang tanong, may naitulong ka? Wala. Nagkataon lang sa inyo, dahil kailangan positive kayo ka. Para yung maging positive kayo, maging masayang ka, hihiwala ng mga negatibo. Music importante. Pero sa music, pipili ka rin tugtog. Usap na limpin, magpatugtog doon music. Yes! Pipili ang tugtog. Baka na may music ka, ang tugtog ka dito. Parang di ko yata kaya. Ha? Umpisa pala, di ba kaya? Ano, harap ang inaya, wag na lang yan. Arari, aray na ko. See? Ang music mga ganang, ganang. Di ba yung music? Tara, buhay na buhay ka. Maliwanag ba? Yes. Bro, ganang style, okay ba?
Are you learning? Excitement. Ang tao para ma-excite, matuto kang magpasalamat sa mga blessings natin. Pwede pwede say, count your blessing. See? Doon pa lang eh. Kapag dahil may count your blessing, mag-iba na ang buhay mo eh. Kaya mo sa mga tao problemado, hinahanap niyo wala sa inyo eh. Magpasalamat kayo kung anong meron kayo ngayon. Trabahuhin ninyo kung anong gusto ninyo sa pamamagitan ng In Global. Pagka maswerte, ibang, sige, palakpakal. Ibang tao, sa labas, doon sa labas, meron kong ngiti. Sa labas, para kong makangiti. Ang daming problema. Grabe, bagi naman, power! Dangang matay niya. Diba? Masakit, yes! Pablo, yes! Diba? Sabi, sa labas, pag magkita ng mga news, manghihina ka eh. Ang tao di sa loob, lamang. Bakit? Pinag-usapan positibo, pinag-usapan pangarap. Ba't ka lamang? Ibang tao sa labas, hindi pa alam kung paano mo yung mga pangarap. Samantalang kayo, ginagawa nyo. Ginagawa nyo ngayon, hiniyong po sa amin na makuha yung mga pangarap nyo. Tama kaya kayo mo eh. Yung nabigyan ko ng pag-asa, lamang ka na ba doon? Sa iyo nga ba, hindi ko mundo pa yung mayaman dito, hindi ka naka-successful. The moment may babago sa pananaw mo sa buhay, success na yun. Maging positive thinking ka lang, success na yun. Yung napatawa ka ngayon, success na yun. Dati bira kang maligo, ngayon naligo ka everyday, success na yun. Pagbabago tayo na tama-tama. Tama? Magkakawalang-awal, apin-apin, huwag yung down, offline, 10,000 palang kinikita ko per week. Grabe! Umaangal ka, 10,000 palang kinikita mo. Iba nga, di ba kumikita? Tama? Magkakawalang-awal, offline, huwag yung down, offline, linilibat palang yung downline ko. Umaangal ka, downline-lima. Iba nga, wala pang downline. Count your blessing. Oplon, oplon, pa'yo na lang! Oplon, ano nyo? Di pa ko number. Ha? Ha? Ah. Nakinig ka sa akin, di remember. Kayo mga plans, may nalagang ka na yun, di remember? Count your blessing. Iba nga eh, hindi nyo alam, may aim global pala. Kung may darin ka ngayon, hindi pa member, huwag kang mag-alala. Imposible hindi mag-member yan. Sa haba ng topic ko, simula kanina, hanggang ngayon, wala kang balak mag-member. Ano klase mo yung takbero, ha? Wala kang maintindihan. Huwag kang masaktan. Kahit hindi mo pa alam, ang negosyo namin, sa mga reality pinag-usapan dito, sa mga kinukwento ko, imposibleng hindi mo buksan ang utak mo. Tama? Wala kang para mag-member? Ang ginagawa mo ito, pasikip ka! Ang dami nakatangin mo dyan, ano? Bakit ka na dyan? Gaganong ganun ka pa? Mahal yan eh. Lahong piliw eh. Wala mo natin. Ganito ka nakuhaan. Diba? Simula kanina, halos nagpuntuhan yung mga agot ko. Nawala nga ang boses ko pagpapaliwanag, hindi ka man lang naantig. Tama, tama. Kasi, sorry po, sorry, hindi ko kayang tanggapin, kaya ako hindi ka mag-iing weapon, eh kasi wala akong piwa eh. Hindi ka mag-join kasi wala kang pera, kaya ka nga mag-iing weapon eh. Kasi wala kang pera. Huwag kami open. Ang tao kung walang pera. Ang tao kung walang pera, okay lang. Ang hindi ako, wala ka mga pera, wala ka pang paraan. Ang tao pag may gusto, meron? At ayaw maraming? Alam niyo ba? Kahit basurero na yun, naka-cellphone na, minsan iPhone pa. Bakit? Gusto niyo eh. Ang cellphone, negosyo gastos. Global package, negosyo gastos. Wala kang pera, o. 5 years ago, ang problema nyo. Pero din, kung ano ka naman ngayon, yun ang ginawa nyo noon. Kung ano ka magiging bukas, yan ang gagawin nyo ngayon. Wala kayong karapatan, mangarap, na gumanda ang buhay mo. A year from now,
Even 5 years from now, huwag kayong mangangarap na gagandang buhay mo kung wala kayong ginagawang pagbabago. Kasi, pag nangarap ka na gagandang buhay mo 5 years from now at wala ka palang ginagawang pagbabago, ako ang magkasabi sa inyo. Niloloko nyo ang sarili nyo. If you do not like the crop you are reaping, check the seed you are sowing. English yun. Ha? Pag di mo rin gusto, pag di mo rin gusto ang inyong inaani, tingnan nyo kung ano ang inyong itinatanim. Huwag kang mag-expect na may tutubo kung wala kang tinanim. Grabe! Wala yun na! Wala kang tubo! Wala kang tanim eh! Tawa-tawa. Problema nyo ngayon eh. Pera, nakita mo yung global, nakatawa ka lang, wala kang inaksyon. Limang taon ngayon, problema nyo yung pera pa din. Baguhin ko ah. Problema nyo yung pera, nakita mo yung global, nagising ka. Nagpaturo ka sa upline, sineryoso mo ang negosyo, sumunod ka sa tamang sistema, believe me, 5 years from now, you have the same problem. Pero pa din, kung paano ubusin. Ano ba yan? So, sa mga uplines, nabiyo-down lang dito ngayon, di pa member, huwag kang mag-ala, imposible din ang member yan. Kasi pag din ang member yan, papangutin niya. Hindi naman, joke lang. Hindi naman ikaw dapat tamaan ko. Sino? Yung katabi mo. Sabi mo, hindi talaga mag-aulang video yun. Yun. Yung sa libirang mo lang. Are you learning? Count your blessing. Last topic, focus. Marami pang kumpanya naglalabasan ngayon. Tama? Do not entertain any other MLM companies. Why? You will get confused. Pag India pa lang, global lang. Importante yun. Kapag konti pa ang alam mo sa negosyong to at nag-entertain ka ng mga kumpanya, mag-confuse ka. Kasi walang kumpanya magsasabi, pare, sama ka sa amin. Lahat ng kumpanya mag-open sa inyo, lahat ng flowery words sa sabihin sa'yo. Ikaw ang uno dito, ikaw ang yaman, ikaw siru-siruan, pioneering yan. Walang kumpanya magkasabi, pare, sama ka dito, grabe kumpanya natin, babaksak na tayo. Walang ganun, ha? Produkto, dami mamatay. Amat ka. Yung maman, lahat na bankrupt. Walang ganun. Ama, ikaw naman, maganda dyan, dyan, tama-tama dyan pa. Eh, pag nag-joke sa mga kumpanya, tinan mo, mag-member ka rin. Mag-invite ka rin. May premise, may ganun din naman eh. Kasi nisira ko pangalan mo. Tara. Focus. In global lang. Last topic. Sa mga nanginip, pwede yan. Yung nga lang, kumaya mo tumayo. Nota? 15%. Tila skills? Para ba yan, nangyari 15%. Number one, make a post-pick list. May mga post-pick list ba kayo? Post-pick list, give everybody a chance. When you judge ang post-pick mo, kung sasama yung debt. Kasi humihinga, prospect. Totoo naman yun, di ba? Negosyante, empleyado, prospect. Health conscious, prospect. May health problem, prospect. Siyempre, pag may prospect na, ang next na tanong, paano yung inibitahan? How to invite? Sa pag-invite, number one, kailangan use yung form. F stands for occupation, recreation, message. Ito, lagi nila rin eh, pero importante ito. Ang tao, hindi sasama sa'yo, para sumama sa'yo, kailangan ma-push mo yung tamang button ng katawan niya. Ang bawat tao may right button yan. Kung saan siya magiging interesado. Para maging interesado yung kausap mo, makikinig ka sa kanya. Huwag kayong uumpisahan sa negosyo, produkto, kwentuhan lang. Kumusta pamilya, trabaho, anong sports mo ngayon bago mo sabihin ang mensahe mo. Maliwanag ba yun? Uy, para sa mga sa akin. 780 lang, may pabarito ako sa'yo. Yari ka. Tama, hindi ganun. May timing. Brad, gusto nyo maging, gusto nyo maging extra income? Ang kausap ko pala, milyonaryo. Pinupinigin ginto ang katalong.
Ikaw mukha kang dubyot. See? Hindi match eh. Sir, sir, gusto nyo maging healthy? Ang kaya sa bodybuilder. Ikaw, inayubo. Sir, gusto nyo maging healthy? Really? Ay, dugo. Ano ba ito? Sumusunod ako pa ng dugo. Maging healthy. See? Walang timing. Form. Kwentuhan lang muna. Maliwanag ba yan? Para malaman nyo kung ano, saan siya interesado. Sa pag-invite, pwede mag-invite over the phone or personal invitation. Number one, invitation. Number one, through phone. Kapag ka nag-invite ka over the phone, may excitement. Grrrr! Mari, grabe, buta, tiyempo, taka, Mari, ganda ng negosyo natin. Sama ka! Ano yung Mari? Drawing kang bulog, ha? Bulog, oh, Mari! Tapos, sa ganun, Mari, dalawang bulog, ha? Yung buto, tapos, sa ganun, dalawang bulog ulit, ha? Dalawang bulog ulit. Iba ang presentation sa invitation. Mari, ikaw sa tuktok, ikaw sa tuktok! Hindi, bilo, guhit, bilo ba ganun yun? Makagusto lang, hindi. Tapos nakakita ko, siya ba yun? Pawal, kunang-kunang. Huwag kayo mag-present ng business over the phone. Ay, Mari, buti na tiyempo kita. Ang ganda negosyo ko. Ano ba yun? Sorry, di ko kaya explain over the phone. Gusto mo? Magkita tayo sa itong lugar, itong araw, itong oras. Sige na, Mari, tala kong load. Tik! Ano kaya yun? Attach mo lang yung curiosity. Tama ba yun? Huwag kayo mag... Yung huwag kayo mag-invite, nakahiga ka, yung lamya ng lalamya ka. Kuri! Well, hello, oh. Pero, kung tinatiyan po ako dyan. Negosyo ko sa'yo ko, Mari. Ano, gusto bang yumaman? Maganda to kasi masaya dun. Tawa na, tawa na. Ang lungkot mo. Diba? Kung kaya naman, di ba ready? Hello? Ah, hello? Ay! Ay! Nakalimutan ko! Ano na? Kamot ito. Paano din makalimutan? Gawa ka lang script. Hello? Ah, hello? Good morning, pare. Mabuti nandyan ka. Alam mo bang mayroon akong magandang negosyo. Show. Ma! Ano ito? Negosyo? Hindi, negosyo. Na your offer. Ano itong offer? Apple fee! Okay. Apple fee! Apple lang! Hindi yung fee! Over the phone. Kaya ako mag-invite over the phone para ma-excite lang, makita kayo sa lugar, oras, araw. Maliwanag. Pero sa totoo lang, ang pinaka-epektibo ngayon pag-imbita, eto. Ano to? Correct! Just imagine, yung global before, sabi niyo sa buong, walang umayaman, walang gumagaling, may sumasamot, may niwala. Mas madali ang global ngayon. Kasi lahat ang resulta, meron na. Kotse, travel, profit sharing, tama? Millionaire, dami na. Madali na yon. Pero ngayon, yung mga tao wise na. Sasama lang, siyempre, pagkasama sila, kailangan maganda. Yung kasama nila, katiwa-tiwala. At ang tao mag-uumpisa, katiwa-tiwala ka, mag-uumpisa sa itsura mo. Hindi mo kailangan pa maging maganda ng lalaki o maganda ng babae. Basta maayos ka, presentable, mula ulo hanggang paa, presentable ka. Pag may nakita pagbabago sa itsura mo, yung tao makitiwala sa'yo. Tama? Pag naging credible ka magsalita, may sense ka na, ang tao makitiwala sa'yo. Ang confidence sa labang tao, depende sa itsura natin. Ang ganun mag-explain, pare ha, ikaw to, payaman tayo. Ang ganun mag-explain, payaman tayo. Sabi ng kusap mo, pero pare, payaman tayo. Bawal mo na mag-go. Matawa-tawa kayo? Totoo yan, hindi mo kayang amuyin ang hininga mo. Ang nakakamuyin yan, yung katawin mo. Para may incoherent ka, every time may kusap ka, one-on-one. Pero sa invitation, kailangan mula ulang ng paa, malinis ka, pabango. Subo mo mag-toothbrush. Mag-mouthwash ka pa, mabango yung hininga mo. Pag mamahulinga mo, ang yabang mo makapagkintuhan. Ano pa? Power? Tama? Pag may shota ka, may asawa ka, di ba? Pag may bagong babaw hininga mo, yabang mo. Pag bagong gising ka, bang yabang para pareho lang. Yes or yes? Dumpisa, mula ulo hanggang paa, malinis ka. Di ba? Ang bangga ng hininga mo, pare, ikaw to. Ay, nagtataibol pa yun.
Patay. Patay ballpoint mo. Payaman na katay ballpoint mo. Kaya din natututo? Oo oh, naman. Diba? May tinangka dito. Nakakabista ka. Nagmura kong tinga. Gato pare, gato. Alam mo malanggay? Malanggay yun, malanggay. Pero bari, gato, gato, gato. Pare, ilang ko yun mo kanila. Oo, oh, sige nga, ilang ko yun mo kanila. Pare, malanggay. Kahapon yun. Kanina kahapon. Lalo na pa ako sa tabli ka. Bawat kilusin ninyo, tayunin nyo, obserbahan ka. Ayaw mo, sasaya pa naman, di ba? Kailangan, gawin ang katawan mo, kamay mo, manerisin mo, obserbahan yan. Ah, ito ha, tandaan nyo, pag kayo magkaharap, obserbasin ko, ano? Kaya wag na wag kayong maglilibad pag may kausap. Pare, grabe nga, alam mo nga doon, hinahin, makulahin nga yun, hindi. Makataka-sumat ko, hindi. Ano ka naman bro? Meron pang high school yun. Yung very, yun na ba yun? 2 million nga, kinikita na ako sa yun, eh. Oo. O, sige. Tapos yung nag yung mga lalaki, naku, eh, ito yung sakit ng mga lalaki, yung nag-aayos ng brief, pare, pagdudungan ko. Oo. Hindi na kaya yung brief, pare, oo nga, doon nga. Sinusugit yung brief, di ba? Basta pare, tuloy-tuloy ka lang doon. Sinusugit mo yung brief mo. Oh, ano pa, tuloy ka ba? Saan mo na yung pa? Katatawa na ito ngayon. Kailangan maayos kayo. Hindi mo kailangan pa mag-suit na maharing balik. Basta malinis, kahit mamurahin, madungo. Markabuaya, ito yung mga sakit na ang mga ano eh. Ibang distributor, gusto lagi markabuaya. Hindi mo lang markabuaya, basta malinig. Markabuaya nga suot mo. Eh, bas mukha ng buaya mo nga mo. Ah, 500 ka! Walang penta yun eh. Armani lang, Armani. Pangatlo niya bang, biyakan mo, 100 yan. May lining. Tama, basta presentable. Pagtingin mo, di ba, gamatikaw. May mga tao, pagtingin mo, totoo ba yun? Yung kilos ng tao depende sa suot? Pag ang lalaki nakarabios yun, ibalakad nyo. Maglabios yun, ibalakad mo. Pag nakahinis ka, nakabios ka, ibalakad mo. Pag nakabistiba, iba rin. Pag nakaburong, iba rin. Pag wala suot, iba rin. Diba, imagine nyo, pag may suot kang ganda, pag wala suot, iba rin. Ang kilos ng tao, depende sa suot niya. Tama, tama. May mga lalaki, lawas si tingnan kapag naka-talk out. Pag lawas si tingnan naka-talk out, mag-talk in ka. Mayroon tayong bagay naka-talk out, mayroon tayong bagay naka-talk in. Tama, tama. Para ako, talk out, talk in, bagay lahat yan eh. Panglima, panglima. Kailangan ko madali eh, kasi hindi pwede at kalibangan ko, di ba? Noong nakaraan kasi, Mike, noong nakaraan, meron dyan isang distributor. Oh, sabi namin yun, mag-tuck-in daw. Sabi ko, mag-tuck-in. Kung, baga, grabe, bro, tuck-in. Grabe, latas puso. High wish ang nandito. Eh, ito yung pag-inig ko, power up eh, power. Kung sa gawa pala ko talindo, power. Huwag naman ganun. Kailangan pasantabi kayo. Ang taas ng bulsa nyo. Biniro ko, ganda naman ng pendant. Hindi, bakal yan. Are you learning? Yes. Mama? So, personal invitation. Lahat ng nakausap po sa labas, either OPP 1-on-1, group presentation, house party, house meeting, lahat ng makausap nyo, kailangan madala sa office. Ang tawag doon, centering. Hindi ko mag-judge sa labas yun, okay na. Kailangan ma-witness niya kano kalaki ang negosyo natin. Para makapag-adapt din siya sa culture. Anong culture? Hindi ito biro, mapalakpa ka dito. Payaman, pero hindi biro yun. Kailangan makapag-adapt siya sa culture. Maliwanag ba yun? Huwag kayo mag-aakit ng tao sa kwartong to nang totally walang alam, walang idea. Bakit? Makukulture shock yun. Bakit pa pala ito? Sa mili! Saan pala ko sa mili? Parang ito! Nakakampiyero! Diba? Oh. Diba?
sa palakpak, mga moral yan. So, pag i-posted mo yung idea, ano ba yan? Pare, networking company and global. Tingnan mo lang sa taas. Pag di mo nagustuhan, huwag kang magalala, hindi na kita kukulitin. Tingnan mo lang. Kasi nung una, ayaw ko nito. Nung nakita ko, maganda pala. Yun ang magic word. Isang beses lang. Trust me. Kung katiwa-tiwala ka, trust me. Tama? Now, at least alam niya na may maraming tao, nakapalakpakan, naka-program siya. Pag first time mo, maaari, come early, stay in front. Sarap ka nakapwesto. Para walang distraction. Kung wala na, lugar sa harapan, kahit sa likuran, basta walang kukwentuhan, kakusapin, para makapag-concentrate siya, the speaker. Maliwanag ba yun? Last topic, look at me. Lahat na ma-attend sa seminar, kapag dagan dyan, number one rule, you have to support the speaker. Sa anong paraan? Pag ang speaker nagtanong, sagot ka. Pag feeling mo jerk yung kinakwento, tumawa ka. Pag kailangan pumalakpak, pumalakpak ka. Kahit sawang-sawa ka na. Power. Sawang-sawa. No. Ang malaging tapat ng tao. Tandaan nyo, kinakawasan nito yung mga first-timer. Supportahan nyo, mga uplines, speaker, at ang guest ninyo. Tama ba yun? Yes. Paano susuportahan? Cellphone, number one rule. Huwag na huwag kayo mag-open ang cellphone. Kung di kaya, vibrate dyan. At kung tumudugman, hanggat mare, huwag mong sasagutin dito. Yung habang kasi tayo speaker, kapag kinto ka sa lapang, huwag mong gagawin yan. Ang speaker, may momentum yan. Tama? May timing yan. Pag-distract yan, nakakawala. Huwag yung maging echo. Ano yung echo? Kahit alam mo yung kwento namin, huwag mong unahan. Nothing to prove. Hindi mo kailangan patunayan sa downline mo na alam mo yung kwento. Di ba kailangan patunayan yan? Bigyan mo siya ng chance, may experience, yung experience mo ng first time ka. Subukan mo ito sa sine. Sa sine hang ka, habang manood ka. Ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari? Tapos sa likuran may sigaw, mamaya pa ba yung bida? Nakainis? Yes. Sinisira mo yung mentum. Ha? So, taba mo lang. Ganun ka lang. Maliwanag ba? After ng seminar, may tinatagal yung meeting after meeting. Ang meeting after meeting, para mabawasan yung duda ng downline mo. Ano bang hindi natandaan? Ano bang malinaw? Ano malabo? Diba? Eh, hindi ba nalita kayo ng scholarship program? Ano ba yun? Ah, ganito yan. Pag nag-join ka, meron kang transfer bus, scholarship program. Diba? At sabi ng prospect mo, grabe, ganun pala dyan? Hindi niya alam yun pala, yun lang ang alam mo. Diba? At least meron kang alam. Kaya lang matransfer yung tiwala ng prospect mo, hindi na sa speaker, kundi sa'yo. Tama ba yun? Yes. Ipakala nyo sa mga top earners, sa Speakers Bureau, sa M's Millionaire Circle, sa may mga resulta sa global, ipakala nyo. Paliwanag ba yun? Yes. At syempre, itutunin nyo, ito yung third floor, siyang binibili yung produkto, kung ang cheque, para malaman ng prospect ninyo, na alam nyo, ang pasikot-sikot sa company nito. Diba, yung nakaputi, ang tawag na security guard, ito, whiteboard, ito ilaw, doon sa light, oh. Huwag yung ganun tanga, ha? Ipakalala mo lang. So, maliwanag ba? Kayo din natin ito. Yes! Lahat ang iyong tutunan, ina-apply sa labas. Dito ang aral, ang application sa labas. Tama? Yes. Kayo din nag-enjoy? Yes! Sa mga na-open ko, pagpabanhin, sa mga medyo hindi na-appreciate yung kwento ko, o marino ulit, part ng presentation yan, ang mensahe ko nila, kahit may konting tawanan, kailangan i-absorb ninyo, itibigin ninyo yung mensahe ko. Maliwanag ko ba? Yes. Now, uling kwento. Hindi may iwasan, paglabas mo sa labas, pagkukwento kayo, wala may niwala. Normal yun. Hindi lang nakita mo. May kultura sa global na hindi alam ng tao sa labas. Tulad ng ano? Sa global, pag sigaw ng power, ang sagot, grabe. Totoo ba yan? Yes. Pag grabe, sagot ay? Sample nga, kung malakas kayo. Power! Ano sa pa-power? Grabe? Ngayon, subukan yung lumabas. Tapos sigaw ka, power! Google pa yung kaya ng mga tao. Eh, nagawala ka! Hindi kasi nila alam kung ano ang power at kung ano ang grabe. Tama? Subukan nyo magkwento ng mga pangarap sa labas. Pagtatawanan ka. Kasi yung mga tao sa labas na pinag-usapan lang, mabayaran ang pinagkakutangan. Makakain ka doon beses sa lubos ang araw.
Pagkotse, isang taon mula ngayon, kayaman ka, 2 years from now, hindi maniwala. Para maniwala sila sa kulturo natin, kailangan mapapasok mo sila sa loob ng ating opisina. Meron isang ngungo. Bago. Ang mensahe ko, ang ngungo. Wala kong kontra. Yung ngungo na yun, very excited. Palabiro. Gusto niya sa bahay laging masaya. Sabi niya, sabi ng speaker, kailangan daw laging masaya. Ikaw mag-gabay masaya sa bahay, di ba? Ang gano'n ngungo na yun, ah, tabi ng speaker, lagi daw mataya. Kailangan ako maganda lang ng happy mo sa bahay namin. Yung ngungo na yun, kapag yung nanay niya nandun sa sala, chichepohan niya. Uy, kaya si mami. Ang gagawin ng ngungo, tatakpan yung mata ng ngungo, mami na. Malabot, mami. Sabi ng mami niya, pag bata ito, pangyoso-yoso ko pa. Ikaw lang ang ngungo sa bahay na to. Hindi yun ang kwento. Ito ang kwento. Yung ngungo na yun, meron silang tindahan. Ang tawag sa tindahan nila, Sari-Sari Store. Isang araw, ang nagbabantay ng kanyang tindahan, yung tatay ni Ngongo. At habang nagbabantay yung tatay ni Ngongo sa tindahan, biglang may dumating na customer. Grabe, yung customer po, Ngongo din. Excited din. Good morning, oh. Ano nga nga mo ako na moyi? Sabi ng tatay, ah, iho, ano nga ulit yung binibili mo? Ang aking po, pabili po ako na moyi. Moyi? Alam mo, sa totoo lang, hindi kita maintindihan. Sabi ng ngungo. Amoy naman mo ay moyan yung maring Indian. O, pero kaya dadaan-daanin ko, ha? Dadaan-daanin ko ang aripit po papihit po ako na moyi. Moyi? Hindi ko maintindihan eh. Ang gawa ng tatay, tinawag yung anak na ngayon. Anak, anak, Diyos ko na. Pagunta ko dito, anak, may nabili. Hindi ko maintindihan. Sabi ng anak niya. Anak, 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 ang sabi ko, pagunta ka dito, may nabili. Hindi ko siya maintindihan. Sabi ng ngayon, okay, tayo. Pupunta na po ako dyan. Ngayon ba retarded? Ang ngayon mo. Tulad. Okay, tayo. Pupunta na po ako dyan. Uy! Behpeng! Best ko ba ngayon, eh? Meh! Uulit pa ka na, di ba? Binigusta po, di ba? Close. Uulit pa ka na. Meh! Ano na may hindi mo? Sabi ng Bete ka, ay na, o meh! Ma'am, uulit na lang dumating ka. Ani na pa ako na bini at aay mo. Hindi niya ang umaintindihan. Oo nga, Bete! At ito na ako, ha? Pipilitin kitang in-in-in. Ano nga mang minibili mo? Eh, galit na. Alam mo sabi. But,
mo mapili. Tamori! Sabi yung doctor, ha? Mori ba? Analina! Umalis! Bumalik! Pagbalik, Betten! Betten! Ito na yung mori mo! Thank you! Nakita ngayon ng tatay. Sabi ng tatay, anak, grabe ka talaga. Ang galing mo. Kailan tinduran kayo? Eh, anak, ano ba talaga ang binili ng best friend mo? Alam mo sabi ng anak? Alam mo na eh? Ah, oo lang. Eh, loka. Eh, loka. Slow. Siba yung slow? Ikaw yung nangyo. Ano? Ano? Hapang slow. Ano yung nabili ng best mo? Ay, ang pinili ng best ko ay mali! Ha? Ano ang mali? Ano ang mali? Gusto nyo malaman? Yes! Gusto nyo malaman? Yes! Ano ang manito? Ladies and gentlemen, tanyan nyo. Pagbula ko sa lahat ng mga tao mag-discover sa inyo, tandaan nyo, hindi sila ang nakakita ng nakita nyo. Hindi sila nakarinig ng narinig ninyo. Huwag na huwag ninyong ipapanakaw sa ibang tao ang inyong mga pangarap. Good morning! My name is Evelyn Poo. And to God, be the Lord. Thank you!